oras, mga kaibigan. 23 after 9 o'clock at may nag-text sa akin. Wala daw ako. Human, dito kaya ako. Huwag ka nga dyan, dito kami. I'm here, mga kaibigan. Welcome to the show. Oo, mga kaibigan. Maligaya makikinig sa mga nakaanta. Bay sa akin ng mga makikinta ko na nag-aabang. Hi! I've been here like since yesterday. Nakaanta ba daw si Tandananan? Mga merchants daw nakikinig, ha? Pabati si Ate Susan, ang anak kong si Faye. Oh, papuntang Australia. They're, pa talaga? What are they gonna do in Australia? Like, come on. There's so many kangaroos there. You know, it's the land of kangaroos and the land of koala bears. Sa Sabado, ako ay nasa Paris Point, Bacoor, Cavite. Sa Linggo, Paris Point, Olongapo. Ulitin ko lang, ha. Sa Sabado, Paris Point, Bacoor, Cavite. Sa Linggo, Paris Point, Olongapo. Si Miss May Apostol na kaantabay sa atin. Papajak, pakibati naman tita ko, Eve Malanta. Ayan, nakaantabay siya ngayon sa Norway. Uy, talaga. From May Apostol. Maligayang pakikinig po, Miss Eve Malanta. Ang Norway malapit sa expressway kiosk. Ah, corny! Huwag mo na patula. Lalaitin niyo pa yung joke ko. Ay, nako, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po, sa mga nilalang na may, anong tawag dito? Ano ba yun? Aftershock ba ang tawag dyan? Ng mga naparood sa YouTube kanina. Kanina ba nangyari talaga to? Hostage taking along Pedro Hill. Ano? May mga hostage taking na naman. Hostage taking. Sana'y maayos na yan. Parang may one dead, ano? That's a very good news, mga kaibigan, ha? Oo. Ay, nako. Ingat-ingat po tayo lahat, mga kaibigan, ha? Nagbabasa ako ngayon ng Top Gear Philippines. At may video nga, eh. So, ingat-ingat po tayo, mga kaibigan, sa inyong paglalakbay pa uwi. Parang awa nyo na, lalo yung simpleng pag-iingat, kaya natin gawin yan. Yung mga ano, yung mga merong mga gadgets na parang awa nyo na, baka pa pwedeng, wag nyo na pong ilabas sa public places kung maaari, ano, wag nyo hayaang sumweldo yung mga magnanakaw, ano. Good evening, me and my wifey are listening to you right now. God bless. Naku, walang pangalan. O, hindi ko na save pa. Text po ng pangalan. Hello po, si Sir Mitoy, nakaantabay sa atin. Sir Mitoy, maligayang pakikinig sa'yo. Kamusta na? Ano na? Ano na po? Maligayang pakikinig sa'yo. At ang iyong pinakamamahal na asawa, maligayang pakikinig to the rest of your family. Happy listening to the two of you. To all of you na lang. Si Tita Nelly Estrada nakaantabay. Siya nakikitita ako, ha? Your laughter brings healing. Sabi ni Tita Nelly. Ha? Aba! Ano ako, albular? Sige, ha? Mahiga mo kayo at huminga ng malalim. Ay, wait, tumayo ho kayo. Nag-brush ho ba kayo, Diyos? Ha, binibiro lang. Binibiro! Hello po sa mga kababayan natin sa South Korea, mga kaibigan. Nakakatawang isipin, ano? Nung nandiyan kami, ang buong team ng Love Radio, sa nalubong tayo ng mga kababayan natin dyan. At alam mo na. Tapos ngayon, si Miss Regine Tolentino na andun, kasama rin nila yung kasama namin. Nakakatuwa, mga kaibigan, na napaka ako ma-dating ng mga Pinoy sa South Korea. Kudos sa lahat ng Pinoy dyan. I love you all. Maligayang pakinginig po. Alright, mga kaibigan, saying hi to Ken, maligayang pakikinig din. To a good friend of mine, Darcy Royo, maligayang pakikinig po. Thank you very much. Alright, here we are, mga kaibigan. Our first caller for the evening. Pero bukas, ay Friday na pala bukas. Friday na, today Thursday, mga kaibigan. Friday bukas, ako po ay nandiyan sa Barangay 366 Covered Court, Blooming Treat, ha? Okay, Barangay 366 Covered Court, Blooming Treat. Sa may sa aking Creme Top Barangayan event, mga kaibigan. Tomorrow po magkita-kita po tayo at 3 to 6 in the afternoon will be a caravan of Creme Top. Maligayang pakikinig po. All right. Caller number 1 is Ashley of QC. Hello. Hello po, Papa Jack. Hi, ma'am. Can you speak louder? Hello po. Are you on cellphone? No po. Ba't may ugo? Kinakaban ako. Wireless phone po. Wireless phone. Ate, wait lang. Yan ba yung may pinapatungan o yan yung cellphone landline? Sir, yung may pinapatungan. Malayo ka na sa patungan niya, no?
Opo. Ah, lumapit ka doon ate kasi wala ka ng signal. Ayan po. Ay, ito po. Okay na may po. Ugong eh. Ba't may ugong eh? May ano po, hindi po maganda talaga line niya pag nakalapit. Sorry po. Oo. Oh. Opo. Sige, dikit mo lang sa labi mo yun po. Ayan po. Yan. Ashley ng QC. Hi, good evening, Ashley. Good evening po, Papa Jack. Pinakabahan ako. Anong trabaho ni Ashley? Trabaho, nag-aaral, ano ba? Nagtatrabaho na po. Anong trabaho? Secretary sa isang construction company. Ah, secretary. Uy, opo. Si Don Robert pala ito eh. Ano ba si Don? Kilala mo si Don Robert? Hindi po. I-describe ko sa'yo. Oo. Pugi yan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Don Don o Robert? Hindi. Alam mo yung sa Aldab? Ako. Oh, tinan mo ba? Yung nagdadrive Don. Yung driver niya na nadidyaryo. Si Don, si Don Robert. Oh, si Don Robert yun. May kinig sa atin. Hi, sir. Maligayang pakikinig. Kailan ba ako pahihiramin ng kotse mo? Ha? Ano lang? Pang mamawa ko lang. Pang mamawa gusto ng kotse, mahal. Ingat, yan, your wifey, maligayang pakikinig po. Alright, anyways, Ashley? Po. May asawa na? Wala po. Wala pa. Anong ginagawa sa buhay? Yan nga po, trabaho, bahay, ganun. Anong po trabaho mo? Po. Anong trabaho? Yan nga po, na parang, yun nga, sekretary po sa isang kumpanya. Ah, oo nga po, natanong ko na pala. Opo. Ulit ko. Alam po. Hindi pa sa insya kanya, ha? Oo. Okay, ganun talaga po pag tumatanda, so, medyo, oo. Pag tumatanda, aha, ano? Yan po. Kumukulit. Sige na, magkwento kayo na. Ano nga paglilingkod ng isang kagaya mong cute sa kagaya mong cute? Dun, cute ka ba? Hindi po, tao lang. Ano ba yan? Ano na lang, cute pala, Diyos. May love life ka na, may love life. Mas cute kayo. Alam ko! Kami ni Don Robert. Don Robert, maligayang pakikinig po. Ayan, natutuwa ako, tinex ako ni Don Robert. Siya po yung may-ari ng kotseng ginamit ko nung kasal ko. Yung mga kotseng magaganda, yung vintage-vintage. Po. Iba yung mga ano. Basta, pang mamawa ko lang yung maganda kotse. Sige, magkwento ka natin. Ano ba? Kinakabahan ako. Ayun, kasi po, may boyfriend po ako. Paano ba? Boyfriend ba? Kasi po, ano po siya ay lesbian. Ang tawag dyan ay friend. Karelasyon. Partner. Ayun po, parang gano'n. Kasi hindi ko matawag na boyfriend o girlfriend gano'n. Matagal na kayo? Hindi pa po eh. 3 months pa lang po. 3 months pala. Tapos kaso lang po sa 3 months na yun, parang ang dami ng parang hindi ko matandaan na naging masaya kami. Ganun. Naging masaya naman siguro kasi umpisa, I'm sure. Siguro po. Kasi po ano po siya, simula kasi so, nag-start kami family friend. Tapos nung naging kami, nag-meet kami 2 times lang kasi Tacloban po siya. Province na Tacloban. Ah, okay. Long distance pala kayo ever since. Opo, opo. Tapos po, ano po siya, masyado siyang mahigpit pa pala. Kaya hindi ko na, nakakasakal po, ganun. Ah, ganun. Opo. Tapos ang ano ko kasi po papadya, kasi ang lagi namin pinag-aawayan talaga dito, yung problema ko po, yung best friend niya po, ex niya yung dati na naging best friend niya, yun po yung issue namin dalawa ngayon. Ah, bakit? Magkalugar sila ngayon? Ano, opo. Taga-summer din yung girl. Pero kung gugustuhin po, magkikita po sila. Kasi one ride lang po yung... Kung gugustuhin? Baka opo, naman bintang mo lang ito. Baka naman din nila sila magkikita. Opo. Pero po kasi po, ang issue namin dito, kasi pinakilala po sa akin nung boyfriend ko, yung girlfriend, yung best friend niya. Tapos po, ngayong nag-uusap na kami ng best friend niya lagi, ganito, ganun. Yung boyfriend ko po kasi, may sakit siya sa heart at saka yung parang may ano siya, may kunting ano sa utak, yung parang may, paano ba, sasabihin ko ba, yung ano po eh, lagi sumasakit yung ulo niya, parang may ano siya na sign ng cancer, ganun. Eh talaga? Opo. Sus, huwag mo nang awayan, may sakit yung tao. Hindi naman po, kaya nga po nandun po yung lahat yung pangungunawa ko po, iniintindi ko naman po. Pero sa bagay may hangganan din, no? Tapos po, ano po, ang ano ko po kasi dito, kasi parang ang minsan po kasi yung best friend niya, mas pakiramdam ko may karapatan pa siya kaysa sa akin doon sa boyfriend ko.
Kasi minsan po pag tumatawag yung best friend niya sa akin, sinasabihan ako na, o kausap mo ba yung boyfriend mo, yung ganun nga. Sabi ko, hindi, kasi sabi niya magpapahinga siya. Tapos sabi niya, o kausap ko kanina, wag mo munang tawagan, wag mo munang i-text kasi hindi maganda yung pakiramdam niya. Kaya minsan nagtatanong po ako, sabi ko, ako yung girlfriend, pero bakit ganun siya umasta? Baka naman kasi dahil siya yung malapit doon. Kaya ano, kasi, alam mo, mabibigyan mo talaga ng ano, ng mali yan, paghahanapan mo ng mali. Opo. Kasi unang-una, pinakilala sa'yo, baka wala namang intensyon na ano, na hindi maganda. At eto, alam mo, not for anything else, ha? Ashley. Po. Kasi hindi naman siguro gagawa ng masama yan, di ba? Para ipakilala pa sa'yo kung wala opo naman. Ito, sinasabi ko lang sa'yo ito kasi para hindi na lang maging komplikado pa yung sitwasyon kasi may sakit yung tao. Opo. Tapos, ganito po. Yung naintindihan ko naman po kasi hindi naman ganun kalaki yung dinangkita ng father niya. Tapos, lalo na yung mother niya kasi wala ding work. So, tumutulong po ako financially sa gamot niya. Tapos one time po, parang naano lang ako sa sarili ko kasi nga ayaw niya lumapit sa akin. Pero dati kasi sinabi ko talaga sa kanya na since na naging tayo, ayaw ko naman na, di ba, kaumpisa pa lang natin tapos mawala ka. Kung baga ayaw ko, sabi kong ganun. Nasa ganun na yung usapan ninyo? Opo, nasa ganun na. Malaysus, Mariano Garapon. Opo, tapos ayun nga po, dumating po sa time na parang, yun nga po, tinuring ko na siyang pamilya ko, yung parang nakapokus na ako sa kanya, yung minsan. Gano'ng katagal na kayo? 3 months pa lang. 3 months pa lang? Opo. Ang lalo na ng investment mo, 3 months pa lang, ha? Opo, ganun po. Wait lang. Ashley, ano lang ha, medyo linawin ko lang. Po. Nagkita na kayo? Opo, personal? Dalawang beses po. Ah, okay. Confirm ba na, huwag gagalit ha, pero confirm ba na may sakit siya? Yun nga po ang gusto kong malaman po, Pabadya, kasi minsan, gusto kong hindi naman sana na kinikwenta ko yung binibigay ko. Kasi nga, siyempre nag-aalala ako. Ang gusto ko lang po malaman talaga, makita yung mga medical test niya. Kasi alam mo, yun ang ano ko, baka mamaya, kasi kung may sakit, na sana gumaling, no? Opo, yun po talaga. Oo, pero may sakit nga ba? Yan nga po eh. Tapos, eto lang papadyak ah. Hindi ko alam kasi sabi ko, wala na akong makausap. Kailangan ko nang makausap talaga sa biso ko. Kasi parang, kahit sa sarili ko papadyak, parang napapansin ko na masyado na akong nagpakatanga, ganun. Tapos, kasi, kalari, itong buwan na to, magpapadala ako kasi nga. Magkano so, pinapadala mo? Siya. To be honest ah, want you to be honest. Magkano pinapadala mo? I mean, pinakababa po yung 2,000 po. Alam mo, hindi naman sa halaga ng pera yan eh. Opo. Diba, yung pag-aalala mo, nagawa ng paraan, syempre may pangangailangan ka rin personal. Opo. Diba, at saka yung syempre yung, alam ko naman na pag nagpapadala ka, masaya ka dun eh. Opo. Diba, pero sana, tama ka, diba, hindi naman sa may duda ka, pero hindi mo naman to kilala buong buhay mo, diba? So, opo. Totoo nga bang may sakit siya? Oh, yun. Sana wala na lang, ano, oh. Alam mo, sana wini-wish ko kayo, sana niloloko ka na lang niya para wala na lang sa sakit. Yun na nga po eh, kasi nga sabi ko nga eh, sana ano na lang, yung baga parang, yung harapan na lang, yung diretsoy na lang ako na, uy, ganito, ganun. Kasi ang hirap papadyak eh, kasi minsan sa isang buwan, lalo na pag dumadaing siya, sabi niya, nagdudugo yung ilong niya, nagdudugo yung tainga niya, parang, alam mo yung pakiramdam. Ako talaga? Opo, parang, alam mo yung pakiramdam na sasabihin mo na ako kung pwede lang. May nakita ka ng picture niyan? Opo, Okay. Hindi ha? Wala lang ha? Kung confirm naman pala na may sakit na naman. Napagpe-pray natin yan ha? Opo, pero kasi po ang gusto kong malaman kasi po ang gusto ko lang papadyak yung mga medical test niya. Kasi nga, kung mayroon lang naman ganun talaga, willing naman ako papadyak kasi kahit papano naman, may trabaho naman ako tapos yun. Teka lang Ashley, alam mo, sa relasyon natin, it doesn't matter ano? Okay. Kung mahal mo ang taa, it doesn't matter ate. Kung mahal mo ang tao, di wala namang problema talaga yung pag-aalaga, ano? Opo. O, hindi issue talaga yan eh. Yan ang buong katotohanan. Ano? Kaya lang, may nabanggit ka kanina.
po. Wala kang maalalang naging masaya ka? Opo, kasi oo. Kasi yun, alam mo, yun sobrang pag-iintindi ko sa kanya, Kuya Papa Jack. Hindi, okay na yung kuya para mata ako. Yun po. So, sobrang pag-iintindi ko po sa kanya. Yung pag nagagalit po siya, lagi niya sinasabi na, huwag ka na mag-text, huwag ka na tumawag, ganito, ganun. Pero yung sabihin ko sa kanya, sige, saka na lang ako mag-text pag okay ka na. Pag yung hindi na maano yung ulo mo, baka lang masakit yung ulo mo, kaya ganyan ka magsalita. Ganun ako, kaya umabot kami ng 3 months. Tapos pag... Wait, dyan to na. Sige, huwag natin pahabain to. Simple lang naman to eh. Ayoko maobliga ka, Ashley. Okay. Ayoko maobliga ka. Okay. Na ano, na... kumbaga, pasanin. Yan yung tamang term, ano? Pasanin yung obligasyon na ito nang hindi ka masaya. Opo. Walang masama sa pagtulong sa kapwa, mga kaibigan. I'm all for that. Kaya lang, pag dumating yung pagkakataon na hindi ka na masaya sa ginagawa mo, wala nang point. Opo. Diba? Wala nang ka-point-point na andyan ka pa. Hindi ka na masaya, ate. Simple lang naman ang pupuntahan. Ito, makikipaghiwalay ka. Yun nga po, eh. Parang iniisip ko. Kasi kung nag-i-stay ka dyan dahil nag-guilty ka lang, eh wala, hindi ba? Diba? Hindi tama. Andun na tayo na gusto mong tumulong, pero kung naandyan ka lang kasi guilty-guilty ka na, baka mamaya, kapusin ang tulong na matanggap niya, hindi siya mapagamot. Tandaan mo, ano? 3 months pa lang naman kayo, ate. Bago pa naman naging kayo, nagagawa naman ng paraan ng buhay, no? Meron naman silang paraan. Kung hindi ka masaya, ate, huwag mo i-compromise ang sarili mong kaligayahan. Yun nga po, pinagtataka ko pa. Nakasama mo, ate, baka puntahan kita dyan. Joke lang, joke lang. Na po, yun nga po, pinagtataka ko pa ba dyan. Sabi ko dati naman na wala, hindi pa tayo, wala pa ako sa buhay mo. Parang kaya mo namang gawan ng paraan, di ba? Alam ko, hanggang ngayon, yun nga, sabi ko nga, buhay ka pa naman, ganun, parang ganun. Tapos, kasi ate, 3 months pa lang, sorry, sa isang normal na relasyon, parang hindi na, parang, di ba sa 3 months, parang mahihiya ka pang magsabi ng pera, no? Oo, kasi siyempre, delikadesa, no? Opo. But then again, baka naman, desperate measures, baka kailangan talaga, pero, okay naman yun kung masaya ka, eh, hindi ka masaya eh, wala nang point eh. Sa akin yun, di Papa Jack, okay lang, kasi pera lang naman yun. Ang akin lang naman, Papa Jack, yung maramdaman ko man lang yung sinasabi na, yung tunay na, yung pagmamahal na sinasabi ko, kasi, wait, ate. Ashley, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Masaya ka na? Masaya ka pa ba o hindi na? Hindi na po. Masakit na masyado. Oh, di makipaghiwalay ka na. Wala ka namang, kontrata dyan. Wala namang 2-year contract yan. Tama? Oo. Tapos yun. Wala ka namang wonder band. Oh. Tawagin yung band eh. Yung magbayad ka ng halagang ganito pag, ano, nag-resign ka before mag 2 years, paktay ka di hado. Ano namang ganun po? Makipaghiwalay ka na. Wala nang point na naandyan ka pa. Tapos kasi papasok ang tulad niyan kanina, sabi niya, masakit, sabi, kausap ko siya, tapos sabi niya, mamaya na tayo mag-uusap kasi masakit yung ulo ko, sabi ko, ano, bumili ka na ba ng gamot, sabi niya, kahapon na, last yung ininom niya daw kahapon, tapos sabi ko, oh, ganun ba, ano, magpapadala pa ako, sabi niya, hindi, saka na lang, kasi ano, tapos sabi ko, akala ko ba masakit yung ulo mo, tapos sabi niya, hindi, kaya pa naman, ganyan, parang kinukunsin siya pa. Ate, alam mo, hindi na ano yan, hindi na, whether totoo o hindi. Hindi na yun ang issue dito eh. Diba? Nakukompromiso na yung kaligayahan mo. Actually, ang pagtulog sa kapwa, dapat masaya kayo. Pero ikaw, baliktad na. Kalungkot ka sa pagtulong ha. Wala nang point. Diba? Parang... O baka maging masaya ka, ipadala mo na lang sa akin yan. Masaya ako. Napapasaya ko naman kayo. Pag may ganyan, kay biro lang. Totoo naman po kasi ako, nakikinig ako sa'yo mula... Ang pagtulong dapat galing sa puso. Pero kada pagbibigay ka, tapos ikaw yung malungkot, ikaw yung naaapektuhan, negatibo ang pakiramdam mo, wala nang point na masaya ka. Diba? Okay. Alik ka na, kumain tayong pansit, meron dito. May pansit din ako dito. Ayun nga po. May Korean food dito, singkit yung pansit. Ayun nga po, kasi pakiramdam ko po, parang nagpaparamdam, malambing lang siya sa akin pag yung may kailangan siya, ganun. Pag malapit na yung padala. Opo, ganun. Ano ba mag-iwalay ka na? Alam mo, I'm sure ate, magagawa ng paraan yan, ano? At saka hindi po pwede na, ano ba ang dahilan bakit na nakikipagrelasyon? Di ba? We want to, ano, to fill in, and, di ba, yung void sa ating pagkatao that only a matching person or with matching personality ang makakapag-fill in yan. Di ba? Actually, hindi perfect kahit ma-fill in yan ng tao eh. Maniniwala lang tayong okay at masaya. Pero yung
ginagawa mo lahat, partner ka. Di ba, hindi pa matagal relasyon, hindi ka na masaya. Ano pang point na naandiyan ka? Halika na, mag-Star City na lang tayo, bilikan ticket mo. Wala akong extra tonight. Hindi ate, I mean honestly, you are not happy anymore, there's no point na naandiyan ka sa relasyon. Oo nga po kasi sinasabi... Lakasan mo, dikit mo sa labi yung phone. Ayun nga po kasi sinasabi, minsan po sinasabi ko sa sarili ko na parang gusto kong sabihin sa kanya na... Huwag mong sabihin yan, baka sumagot yung sarili mo. Ayun nga po, sabi ko parang gusto kong sabihin sa kanya na parang hindi naman ako nakiusap sa'yo na, oy, ligawan mo ko, mahalin mo ko, gano'n. Maganda nga kung nakiusap ka na lang eh, para alas maintindihan natin ikaw yung patay na patay magpadala eh. Kaya nga po, hindi nga sabi ko sa gano'n, tapos sabi ko, ikaw naman yung pumasok sa buhay ko, tapos na nga yung naging ganito na tayo, parang ako na lang yung sa supper. Parang hirap po. Oo, di ba? Ito nabasa ko lang sa kanto, ha. Actually, doon nga sa may nakalagay na katabi ng bawal umihi, may nakasulat. Mapanghi nga, nabasa ko. Loving someone should feel like a glimpse of heaven. Di ba? Okay. Parang langit, ate. If it starts feeling like hell, it's time to walk away. Okay? Opo. Mm-hmm. So, ate, ngayon, I want you to end whatever you guys have together. I want you to say goodbye tonight sa kanya. Abusin na natin yan. Tumigil na tayo. Hindi sa ayaw mong tumulong. Pero tao ka at may sariling kang version ng pagiging masaya. Ay, nako. Paano ba? Ano pangalan niya? First name lang? Hindi, kahit naman po po, alam po naman hindi makikinig. Okay lang, hindi ako sikat, wala nakikinig sa akin. Hindi po, kasi... Hindi ako ang pinakasikat na DJ. Parang tatawiran niya kasi, May mayabang na DJ ako, eh, na po, kapal po ng pagrumok, ha? Hindi, totoo naman po, at saka pants mo ko pa, padyak lahat ng magasin, saka balgaber mo, nabili ko na. Hindi libro ko, lahat, nabili mo? Wala ka, sa Thailand ba ulit yung iba? Ano na? Sabi ko, may dalawang libro na ako sa'yo. Ay, tapos, maraming salamat. Opo, tapos bumili po ako ng dalawa pinang-gift ko doon sa pinsan ko. Bumili pa kayo marami pang Pasko. Dapat maraming ano, yung book one ko pang in love yan, yung book two pang bitter yan. Kailan na, oo nga po eh. So, ang bili mo yung pang book two para ano, joke lang. Anong pangalan niya? Ano po, yung ano ba, yung palayaw niya kasi Chris, tapos yung pangalan talaga. Ah, swag na, okay na yung Chris. Ayun. Okay na tayo doon. Tama niya. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Ano po, unahin ko. Ay, sa hirap, kasi last lang namin nag-usap kanina. Sige na, okay na. Okay lang yan. Paano ba? Eh, alam naman natin na ngayon pag nag-goodbye ka ngayon on air, hindi naman ito talaga yung pag-goodbye mo eh. Pero at least, di ba, alam natin na ito pala yung mararamdaman kung mga practice ito, ate. Tama? Pero ano na po eh, pag... Hindi ka na masaya period, ate. Okay. Alam mo, may mga taong walang jowa pero masaya sila. Okay, okay yan. May mga taong tumandang dalaga, masaya. That's okay. May mga taong may relasyon, hindi masaya. Tigilan yan. Mag-party-party na lang tayo. Eh, ako nga kasi, Papa Jack, bago kasi siya dumating sa buhay ko, 5 years single ako. Okay naman ako. Ang tawag dyan ay matagal na uso. Sorry. Okay naman ako. Tapos nung lumating siya, parang bumalik yung, di ba, parang... Baka ate, baka lang na-miss mo lang yung feeling ng nai-in love, pero hindi talaga siya in love mo. Yeah. May ganun eh, di ba? Oo. Baka... May ganyan mga kaibigan, yung gusto mo lang maramdaman ulit. Pero hindi ka talaga in love sa kanya. Opo, kasi parang, oh yung nga po. Kailakasan mo nga. Yun nga, basta, pabadya ko parang sa 3 months na yun, kung kukwentahin mo, parang nalulula ako sa pirang. Huwag mo nang kwentahin nga! Halika na nga, mag-goodbye ka na nga! Game! Yun na nga, ayun. Say sorry, thank you, and goodbye. Ang baho, ah. O hindi, nag-alulula ko. Ano na? Game. Ba't umuungol ka dyan? Pabadya ko. Okay. No. Ano team song nyo? I never thought. Never din nag-thought? Hindi. I never thought. Yung kay... Can I touch you? Yun. I can't believe how you are, baby. How did I never found you? Okay. Kakantayin ko na lang, ha? Tuloy mo na, Papa. You are the dream that saved my life. You are the reason I survive, oh baby. I never thought. Please.
Kasi papadyak po si Respiral. Actually. Idol ko yan, loko. Alam niyo, once ko lang napanoodan live si Respiral, no? Pero idol na idol ko siya mag-perform. Oh my God. Para Andrew, yung pag nakita si Andrew nag-perform ng live, mga kaibigan, you will be moved, ha? Lens Verano. Idol ko yan. Kaya kong niniwanag ng pag-ibig, ang ikawan sa puso ng aming. Ganun yan, di ba? Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay nabis ko ng ligaya. Bebe! Sino ba si baby kasi? Namimiss ko ang OPM, mga kaibigan, ha? No? Yung mga, ano, Lloyd O'Malley, Ted Ito, di ba? Di ba yung mga... ano nga kahit na dito maghintay ka lamang, di ba? Ikaw pa rin, di ba? Ogi liw ka. Mrs. Bakita. Edel Nabal, mga kaibigan, di ba? Ang Brian Adams ng Pilipinas dati, di ba? Lumayo ka man sa akin at ako iyong limutin. Miss ko yun, ha? Masakit man sa damdamin, pilit pa rin. Ay, sarano. Titisin, bebe. Mga umibas na ligaya. Puri na piyo ka ba? Sa akin may pag-asa. Ikaw pa rin. Ikaw! Tama? Ano? Ito yung ano, di ba may Japanese version? Sayin ko na iwaki, my one and only, di ba ito yun? Antayin nga natin, nag-videoke nga tayo na masibak ako dito. Sir, one line lang, sir. One stanza lang po. Come on, o corazon. Adelina. Lumen. O sino-sino na? Sa aking puso, bakit, baby, hanap-hanap kapag miyak ba kayo? Kahit lang miyak na kayo, ano ba? Napakadraman. Lagi na lamang sa isipan ko. Ops, ang pangako ko, isang stanza na. Ganyan lang. Ganyan lang tayo, walang lalabis dyan. Bakit di awa itong dami ang paglimaw sa mga nagaan, sadya nga bang ganyan? Pwede, no? Kapagsingir na nga lang nung wala ako ng karyo. Nang mahal ay di matatakasan, sa'yin ko na iwagi my one and only. Memora sa nanay ko dati. Sabi, ano yung kinakanta mo ka? Ay, Ilocano ba yan? Ang Pangasinense. Anak, hapon to. Okay. Diba? Kaya yung kausuhan ng mga ano, may mga kababayan tayo nagja-Japan dati, diba? Mga antita ko dati, papuntang Japan, yung mga kinakanta nila eh. Kaya iba na eh, yung breathless na eh. Go on, go on. Leave me breathless. Totoo nga. Diba, bakit ba? Diba, naging ano yan dati? Yung mga bandang pupunta ng... Kaya naman dati mga kaibigan, may mga kaibigan na banda sila, grupo. Actually, yung isang kaibigan, nasa Malaysia naman sila ngayon. Hello po, maligayang pakikinig, ha? Kay Ace, ha? Maligayang pakikinig po. Si Ace Espiritu, nasa ano sila ngayon eh? Malaysia. Tumutugtog sila dyan. Kasi iba, pag sinabing Japan, iba yung mga taong ano, akala nila iba ginagawa. Mga kaibigan, ibang entertainer sa ating kababayan sa Japan, minsan banda sila. Diba? Entertainer din naman yun ha. Dati yung pinapractice nila eh, ang ganong kanta. Mga Through the Fire. Baba niyan eh. Kaya maray kong kanta niya, nag-collapse ako eh. Sabi ko, may God. Ang baba ko lang, sasayig na pala ako. Dilim panangin ko. Through the Fire. Diba? Bakit ba kasi magmamahal ka through the fire? Mag-barbecue ka. Welcome home, Imelda Santos. Hello to batch S4. Villamor High School. Tigang. Group. Tigang to eh.
Marco Mendoza, Cynthia Coronel Ares. Chat di Paglinawan, Lorna Tenorio, Loida Palermo Ting Ruiz, Alivic Feher. And Nene Casinto. Hello to Mami D and Mami Lumeng. Diba? Si Lumeng pang model ng surf. Pero hindi po siya nandito ngayon. Iba po. Ito po yung version 2.0. I look in your eyes and I can see love so dangerously. You're not trusting your heart. Pwede kayo kantay ni Rasverano yan. To anyone, you tell me you're gonna play it smart. May mga bisita ko, makiki-aircon pa itong mga to. Sura na. We're through before we start. Hey! Hoy, ha? Hello kay Miss Mimi at saka yung kanyang asawa at saka mga kaibigan niya, mga kaibigan na nandito ngayon. Hoy, may dumating naman. Bawal networking dito, ha? Hindi kayo. Mag-dum na dito. Ako lang ang may karapat. Welcome to our radio booth. Sa pangang caller, mga kaibigan, daldal ko. Uy! Mga kaibigan, galing po ko sa meeting with Chancellor 9000 Family. Actually, dyan sa may Hapchan. Mali pa nga, akala ko sa Legend kayong meeting. Nagpunta ako sa Legend. Dito sa ano, may Makapagal. Hinanap ko yung... Andito may mga meeting ko, sabi ko doon sa manager. Ano po ang pangalan ng grupo? Chancellor 9000. Sabi, wala po. Manila Chamber of Commerce po nandito. Ay, mali pa. Pagtingin ko sa text, Hapchan pala. Minsan tanga din ako. Ano yung babasan ng text? Diba? Hello to my Chancellor 9000 family. Tita Aida, Sir Ben Chua, Ninong Ben, Tito Eddie Castro, diba? Basta lahat po kayo maligayang pakikinig po. Mr. Marlon, see your wife. Diba? Maligayang pakikinig po. Thank you very much for the trust of allowing us to be a part of Chancellor 9000 family. Mga kaibigan, every day, walang halong exaggeration, every day I wear Chancellor. Araw-araw, mga araw-araw. Diba? Kasi ang brief ko ay Chancellor. So pag may mga araw hindi ako naka-Chancellor, ibig sabihin hindi ako naka-brief. Kasi ang brief ko, okay. Kaya araw-araw kunsukot ang Chancellor 9000, mga kaibigan. Thank you to my Chancellor 9000 family. Binigyan ako ng mooncake, mga kaibigan. Hello rin sa mga IntelliCare. They're here tonight. Iba? Dito sila. Alokin ako ng insurance ng mga to. Bukas, mga kaibigan, ako po ay nasa Creme Top Event, Creme Top Barangayan Event, yan po sa may Barangay 366 Covered Court, Blooming Treat, Metro Manila. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Si Angelica ng Baguio ay nasa kabilang line. Hello? Hello po. Angelica, anong part ka ng Baguio? Huw, kausap kita. Hi Angelica. Hello ka? Po. Kinakabahan ka? Apo. Ano ka ba? Inhale? Exhale? Okay lang po yung boses ko. Bakit? Gusto kong baguhin? Inhale? Inhale at exhale yung ginawa mo eh. Ha? Okay na po ako. Di nga, parang inhale? Exhale. Inhale. Exhale. Exhale pa. Okay, exhale pa. Po. Maputi ka na ba? Ang gulap. Ay, nako. Angelica, estudyante ka? Graduate na po ako. At the age of 17? Opo. Oh my God. High school lang po. 17? Si Richard, 17 kinder pa lang. Na-accelerate siya bigla. Nee, wait lang. Anong high school tinapos mo? Opo. Anong balak mong kuning kurso? Massage therapy po sana. Ay, practical, di ba? Practical na course yan. Tsaka physical na trabaho yan, ate. Pero maiintindihan mo, alam mo yung mga may jowang ano, mga massage therapist, magtatagal ang relasyon. Kasi pag may indulo na lalaki, masahiin mo lang yan. Lalamig ulo niya. Pag hindi na ko, tampalin mo na. Wow, ha? Inubuhan mo ako, te, ha? Mag-excuse ka din, hoy. Kami mo, excuse mo! Magkwento ka na. Hoy, huwag kang umukol. Magkwento ka. So, ano po, kasi...
May boyfriend po ako, LDR po kami. LDR kayo? Opo. Oh, asan ba siya? From Bataan po. Bataan. Okay. At gano'ng katagal na kayo? 2 months pa lang po kami ngayon. Ah, 2 buwan. Nakita na ba kayo ng personal? Hindi pa po. Oh, break. Palakuhan yung ginagawa ninyo. Rinalasyon ko lang kita-kita. Facebook. Ako ito, may kalandian yan. Ah, sorry, Angelica, pero kachipan yan. Sasagutin yung lalaki ng ligaw sa Facebook lang. Ano po kasi yun? Diba, kachipan yan. Oo. Huwag kayong iiyak-iyak pag niloko kayo na kinala niyo sa Facebook. Dahil diba dali ka nagpaligaw na maayos. Okay po. Imagine mo ha, Facebook ka niligawan, hindi nag-effort, tapos pinapaiyak ka pa. Ano nang halaga mo bilang babae para ka ng tanga ka? Mabuti na yung habang ano ka, bata kang ganito ate. Okay. Alam mo na yung ano, alam mo na yung yung dapat at hindi dapat. Opo. Diba? Opo. Hindi tama na nakikipagrelasyon ka sa Facebook atin. Gano'ng kakatagal niligawan sa Facebook? 1 week po. 1 week. Palike-like ng picture mo, na? Opo. Comment-comment, diba? Opo. Papadapadala ng smiley. Ha? Huh? Yun lang atin. Nagbumigay ka na? Ay, ano po? Effort na ba yan ngayon? Kuya, ay, Papa Jack. Huwag mo akong tawagin, kuya, baka paglabahin niyo ang damit ko. Sorry. Papa Jack. Bakit? Ano po? Saka, ex po siya ng ate ko. Ha! Ang malaboy niyo, you are such a pig! Like, ganon. You're such a pig! You're like, ano, you're like a... Baboy daw mo, like a piggy grass. Hindi naman totoo ang ganun yung English dun. Baboy daw mo, piggy grass. Sorry, antang ako. Pachensya very much, ma. Alam ko naman ang Tagalog ng English ng baboy daw mo, wild pig. Hindi ko alam bakit baboy daw mo ang tawag natin, di ba? Wild boar? Ang boar pag lalaki. Basta huwag ka makulit din, mami. Ay, huwag akong minamay. Kaya kung saan na punta, kasama natin, may mapupunta natin sa mabolo. Makipag-break ka na dyan. May mga totoong tao sa paligid natin, natin. Huwag nating ikulong ating mundo sa mundo ng internet. Hindi tama. Naintindihan mo. Opo. It's never gonna be okay, like, yuck. Diba? Anong problema niyo ngayon? Ba't tumawag ka? Eh, kasi po, ano, wala po siyang time sa akin. Ano ka lang to ko? Facebook na lang, wala pang time? Busy po kasi siya. Busy! Nung nililigawan ka niya, may time! Ganyan mga lalaki talaga, ho! Sa umpisa, magagaling kayo! Pag sinagot na kayo, mga... Correct tayo, amin-amin. Malabain kayo. Kaya mag-break ka na dyan. Hindi ka mahal niyan. Wala nang isip-isip pa, di ba? Hindi, mga kaibigan, nananawagan po ako sa lahat ng babae. Ha? Lahat ng babae na single, yung mga naghahanap ng love life, hindi po effort ang pagtitext. Hindi effort ang pagbibigay ng mensahe sa Facebook. Di ba? Dahil hindi mahirap gawin yan. Kasi kung effort na yan, di wala nang ano, magsisipag na lalaki, tatama rin kami lahat. Hindi effort yan. Ay, hindi yung pa nakikita ang personal niya, di ba? Bakit ba kayo nakikipag-relasyon sa mga hindi nyo nakikita? Mali mo, mapuno pala na mabola yung jowa mo. Nagapanggap na tao. Sa internet, bida sinungaling. Diba? Bida sinungaling sa internet. Nagpapaniwala kayo dyan. Oh, tama ako, no? Opo. Oh, kita mo? Tama ako, siyempre may radio show ako eh. Mali ako, di wala, nasipag ako dito. Hindi ko pwede maging mali, mawala ako ng karir. Huh? Angelica? Po? Pakipag-break ka na ngayon. Ma? Oo. Okay, kuya mo, kaibigan mo ako ate, hindi para papasama ka pa. Hindi tama yung ginagawa mo.
ang lalaki sagutin niyo, mag-e-effort yung diligawan kayo sa bahay niya, papakitang mahal kayo, gagawin kayong ano. Sabi niyo po kasi, pero hindi po kasi, sabi niya po. Ate, hindi mo ba nakita ang personal yan? Sa lahat ng mga hinga, ano po? Uulitin ko na naman, dami ng girl sa akin, wala akong pakialam. Yung mga nagpapaligaw sa kanto, nakikipagtakbo sa Jollibee o Macdo, mga cheap kayo. Bago kayo pupuntang Jollibee tsaka Macdo, makipagkita kayo sa bahay niyo, pakita niyo ligaw sa bahay niyo, yung mga nakikipagrelasyon. Diba? Tumigil ka, may sinasabi ako. Papaloy yung telepono dyan eh. Diba? Yung mga sinasagot sa internet lang yung maniligaw nila, mga cheap kayo. Ano halaga ninyo? Ano, anli na internet lang halaga mo? Di ka na nahiya? Pinahalagaan ka ng magulang mo hanggang lumaki ka, hanggang magdalaga ka, tapos iyan lang ang halaga mo sa sarili mo, hindi ka na nahiya? Kadiri! Tapos iiyak-iyak kayo, niloko po niya ako, Papa Jack! Na after po nung may mangyari sa amin, hindi ko na nakita, eh paano? Nagbabastos ka sa internet! Pisti! Oh, masakit ba? Marinig na? Yung mga nakikipagrelasyon sa internet, masakit na? Magago. Makikipagrelasyon kayo sa internet, iiyak-iyak kayo, tuturuan niyo yung mga lalaki na yala ang halaga ninyo, tapos iiyak-iyak kayo. Turuan niyo kami ng respeto, huwag niyo sagutin sa internet, paligawin niyo ang personal. Buisit. Kaya kagabi meron sa akin, Papa Jack, bakit kang rudrud mo sa ere, may attitude problem ka? Ha? Pinagtatanggol ko na nga kayo eh. Mali ba siya sabi ko? Diba? Ako nga ito nag-aalala para sa mga bahay kasi gusto ko yung superhero ninyo. Magalit na kayo sa akin, para totoo lang po. Di ba tinuturoan yung basusin kayo ng mga lalaki, sinasagot nyo sa internet? Diba? Makilawin sa magulang ninyo, paligawan nyo ng personal. Sus talaga. Ay, mag-break ka dyan. Maraming totoong tao sa mundo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Sige na, baho nun. Ano ba sasabihin ko? Makipag-break ka ngayon. Bakit? Kung hindi mo gagawin yan, bababaan ka ng telepono. Madali akong kausap. Wala yan, hindi ka mahal yan. Walang time sa'yo. Tumigil ka! Facebook na nga lang eh, hindi ka pamibigyan ng time. Sabi niya po. Tumigil! Ayaw mo, babagsakan kita, maniwala ka sa'kin. If I cannot affect you positively, I don't have the intention to talk to you. Hindi para sa akin to, para sa iyo to. Hindi ka na niligawan ng ano na maayos sa atin tapos pinapasakit pa niya ulo mo? Eh, hindi mo alam kung totoong tao, baka kalabaw yan? Diba? Karapat-dapat mo mangiyakan yung ganyan lalaki, hindi mo alam kung totoong tao yan? Sinasagot ako yung maliligaw sa internet tapos, diba, magre-reklamo kayo pag ako talaga na butch, isasako kita. Eh, iris ako. Break ka. Pangalan yan? Po? Pangalan yan? Ayaw mo? Ano po? Ito na po. Ano mo? Natakot ka. Nakakatakot ka. I'm so scary. I'm so scary. Pangalan? Darwin. Ha? Darwin. Oh, makipag-break ka. Simplihan natin ito. Natin patagalin. Tapos mag-networking na lang tayo. Sorry. Break mo lang yan. Tumigil na. Sasabihin ko lang break na tayo. Ganun. Hindi, say sorry, thank you. Dramahan mo naman para kunyari may halaga din. Sorry, thank you, and goodbye. Oh, yan na mahirap. Niwala kang ba thank you? Bakit? Hindi mo kayo nagsama ng ano maayos eh. Ano maaalala mo? Yung mga like niya sa post mo? Alam niyo yung ganyang attitude natin bilang bansa, madadala natin yung pagtanda natin. Diba? Oh, hanggang magbotohan, i-connect na natin hanggang eleksyon. Diba? Yung walang effort, boboto nyo kasi maganda yung profile picture. Sus palagang buhay to. Halina, say sorry, thank you, and goodbye. Dali, amo na ba't po ako magsasorry? Ano? Diwag. Oh, goodbye na lang. I-good luck mo na lang siya. May team song ba kayo? Meron. Kadiri, hindi naman nagkita, may team song kayo? Hindi, wala. Di, ano team song nyo? Wala na. Sige na, gusto lang malaman. The way you look at me? Oh, hindi ko kayo nakita ng personal eh. Paano the way you look at me? Paano magiging team song? Eh, di, wag na lang pala.
Ano bang kanta yun? Hindi na. Sino kumanta niyan? Christian Bautista. Sinisira niyo yung magandang kanta ni Christian Bautista? Bahon yan, ha? Naway mo? Feeling ko lang. Sige na. The way you look at me, game. Hindi mo naman yung... Replay ko. Promise. Oo, oh, pero hindi mo maririnig dito lang sa booth. Sige na. Wala lang. Hi! Papa John, bakit mo ako? Biya ko sinagot sa internet. Dito na po ako sa Denmark ngayon. Congratulations! Mga kaibigan, I am aware na marami pong relasyon ang nagkatotoo naman. Ang tagal naman, di ba? Na sa internet nagsimula. Diba? Pero hindi ko po i-recommenda kahit anong gawin nyo sa kahit nabantaan nyo pa ako. Diba? Kasi... hindi ko i-recommenda sa mga sinulat yung guts po. I've got nothing against kung if it's working fine sa iyo. I've got nothing against that. Diba? Pero, yung internet na, tapos wala pang time sa iyo, kalokohan na yan. Ito si Rodalyn. O, malamang ate, kaya nagustuhan mo yan kasi nag-effort yan. Hindi lang niya basta hinayaan sa internet yung relasyon. I'm sure nag-effort yan. Congratulations sa iyo. Ba't di ko i-recommenda yan? Mga kaibigan, may silang ang buhay. Huwag nating ilagay ang daigdig natin ang mundo natin sa internet. Diba? Live life. Diba? Like you're living your life. Don't just exist. Maganda na, ha? Maganda na. Pang book 3 yan. Ang tagal naman ng book 3. May book 1 ito na. Hello to my Summit Books family. Ligaya. Ma'am, kung ako maligayang pakikinig sa'yo. Hi to you and your team. Thank you very much. Sir Ken Pidilio, ang nakanta ba? Oo. Papa Jack, sa akin yung English version ng Sayang Go No Iwaki. Totoo yan? Talaga? Ikaw kumanta ng Sayang Go No Iwaki? English version? Bigyan mo akong kopya. Ken Pidilio pala yun. Bigyan mo akong kopya. Please, I demand. Happy listen to Kim Pidilio, nakaantabay po siya. Kailan tayo magkakape? Ano na? Kailan kita pa na-downline? Maligayang pakinginig po. Thank you very much. Si Doc Ming, Salome Arinduque, mga kaibigan ng Zambales, nakaantabay sa atin. Si Miss May, nakaantabay. Eve Malianta, nakaantabay ngayon. Nabati ko na kanina na, hindi nakikinig. Yun, joke ako. happy listening to you, Dorina Alod, ayan, Poging Sherwin, Soge ba ito? Hoge, pangit na sulat kasi. Ha? Madam Yam Flores, best maan, Dalena, gandang ayi, dan, Negi Dayan, Ugsa or Ligsa, kung ano man to, John and Vij, ayan, greetings from Solid Friends. Maligayang pakikinig to. Ha? Kanila yan? Parang Jajimon. Hello to Kitty Versosa, John, Angie Garbo, and Carji ba ito? Rubio, maligayang pakikinig po. Don Robert, maligayang pakikinig po sa'yo. Si Chris, ha? Chris Mosa, nakaantabay. Mami Cecil, Panganiban, Alisa Angeles, Jezreel, Maitem, and Roxanne. Happy listening to you guys. Miss Melly of Villar Foundation is tuned in right now. Hey, you guys, happy listening to you. Happy listening to everyone tuning in right now. Well, tomorrow, I'm reminding everyone I'll be at Blooming Fruit Area, Barangay 366 Covered Court for the Ramped Up Barangayan event. That's going to be 3 in the afternoon up until 6 in the evening. And, mudugo ilong ko. Balingoy nyo ito. Bukas ha, ang aking Ramped Up Barangayan event. Pumunta kayo, please, para marami yung caravan, marami akong kitain. Libiro lang, mga kaibigan. I love my Alaska Ramped Up family. Thank you for the trust na binibigay nyo sa akin. Creme Top Barangayan event, mga kaibigan. Tomorrow, Blooming Treat yan. At Fridays yan, tsaka Saturdays in the coming week. So, makita-kita po tayo. Ito pa. Si Miss Regina Constantino is tuned in right now. Maligayang pakikinig po. Nasa harapan ko, boss ko, di ko mapigil ang humagalpak. Sabi dito.
Pigilan mo. Si Joel, Joy Lalo, nakaantabay siya. Buti nagpalit ka ng pangalan. Ano? Joy Lalo, maligayang pakikinig. Si, tanda na naman. Uy, Team Dragon, maligayang pakikinig sa inyo. Hello po. Ayan. Sir Junie Tobillo, congratulations for the inductions. Kanina nangyari. Ma'am AC, maligayang pakikinig sa iyo. Yung mga nakaanda yung mga kaibigan, wherever you are in the Bet Show, happy listen to you. Ano mang bahagi kayo ng Archipelago, mga kaibigan, maligayang makikinig kayo. Alam niyo ba kung bakit Archipelago ang bansa natin? Bakit naging Archipelago tayo? Nung pagkakaiba niya sa island? Di ba? Ang Pilipinas ay isang piraso ng lupa, nakalubog lang ilang bahagi, Archipelago yan. Magkakadugtong talaga. Yan, trivia yan, ha? Ang island, nag-iisa siya. Galing ko, no? Pero, actually, magsisegue lang ako. Kasi, kung mahilig ka sa trivia, sali lang sa Talk and Text CCU. Oo nga! Sa Talk and Text CCU, mga kaibigan, ito po yung trivia game ng Talk and Text. I-text mo lamang sa 8950 ang katagang CCU, 250 lang para mag-subscribe per day, ha, mga kaibigan. Kung mahilig ka sa ano sa pop culture information or quiz or trivia, general information, sali ka sa Talk and Text CCU. Oo. Just text 8950 para makasali, di ba? I-text mo lang ang katagang CCU sa 8950, 250 lang para mag-subscribe per day. Kung tama ang iyong sagot, pwede na kayo manalo ng 115 load o di naman kaya Okada Mobile Gadget at pwede kayong sumagot ng 5 katanungan kada araw, piso lang kada tanong. Mas maraming beses kayong sumagot, mas malaking chance manalo. Manalo, di ba? Kaya sumali na sa Talk and Text CCU, mga katropa, CCU sumali. CCU sagutin ang mga katanungan at CCU manalo ng premyo. Dahil mga katropa sa Talk and Text araw-araw, panalo promo until September 30, 2015. Mga kaibigan, per DTI, FTEB, SPD permit number 42080 series of 2015. Yan po ang Talk and Text CCU. Hello po sa mga nanay, mga kaibigan, na never nagulit ng brahilo. Hindi kasi nga, hindi na uulanan. Diba? Nga dapat, huwag kayong magsampay ngayon sa labas ng bahay kasi pag umulan at nasa opisina kayo sa trabaho, mababasa siya. Diba? Huwag kayong matakot magsampay sa loob kasi meron namang Pride Barreta. Ang galing ko talaga magsayo. Pride Barreta with Stain Away Formula. Maputi ang labad at matagal matunong ang barreta. Ang Pride Barreta handog sa atin ng ACS. Matagal matunong ang barreta. At maputi ang labada, ang bango-bango pa. Ang tagal matunaw yung, ay, naku, please matunaw ka na, hindi pa natutunaw. Ang tagal talaga. Ang tagal naman, Diyos. Ang Pride Barret handog sa atin ng ACS. Sila rin naman handog sa atin ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit, mga kaibigan, ng Shield Bath Soap. Handog ng ACS. Welcome back, Amy Santos. Ang pangit ng sulat nito, ano? Grabe. Happy listening, Catherine Paglinawan, Architect Marco Mendoza, Julie Ann Combo, Rochelle Bugoy and Budoy from Lumeng. Ayan na. My Arizona buddies, see you soon from Mommy D. Really? You're going back to Arizona? Really? Can you bring back some, you know, desert sand? Right? It's a desert part of the U.S., right? Arizona. I've been there, you know. And then I woke up and I was dreaming. Just... Kasi lang ulong digit. Ako po yun. Si Mary Ann ng Saudi Arabia, nakantabay, magpalaki ka ng kuting. Ano to? Magpalaki ka na kuting. See you soon. Mag feast tayo sa Sunday. Dapat tinext mo siya, hindi pinadaan mo pa sa akin. Ha? Ha? Usapan nyo palang dalawa to, ako pa nagbabasa. Wala naman, hindi naman kami kasama. Baby Dams, maligayang pakikinig po. Christy G. Manibog of Russia. Un Russia, Russian people, we are very, very tough people. We play with armor like rocket ships. In Russia, we do things differently. Send it back, Russia. Well, Russia, we name our children Vladimir. Sorry. To my sleeping asawa, Bobby Hauser of US of A. Sweet dreams sa kanya. Pisti, natutulog pala, binati ko pa. Wala rin point yan. Naloko niyo ako dito, pinapagod niyo ako. Mga kaibigan, sa Sabado ako yun sa Paddy's Point, Bacoor, Cavite. This coming Sunday ako po yun sa Paddy's Point, Olongapo City. Malapit lang, ano? Medyo hindi ako busy ka, ano? Ganyan yung karir ko, hindi busy.
ko, ano? Sabado, which is, isang araw pa yan, ano? Ako yun sa Paris Point, Bacoor, Cavite. Mga kaibigan, alam nyo, every time nandiyan ako, andaing tao. Alam nyo mga, totoo mga kaibigan, ha? Wala ako, nandiyan ako, ang daming, ang saya-saya ng mga tao dyan. Sabado, Paris Point, Bacoor, Cavite. Linggo, Paris Point, Olongapo, isa rin dyan. Iba mag-party ang tao dyan, man. Oo. Medyo may kalayuan lang mula sa kinalalagyan ko kasi sa Olongapo, eh, di ba? Ay, makikitulog ako kila Ninang Dok. Kila Ninang Salumi. Pwede. May ninang ko sa ano, sa Sambales, si Ninang Salumi. Sabi niya sa akin, sabi niya, anak, daan ka sa bahay namin, kain ka ng pakbit. Sabi ko, hindi ako gutom, Ninang, pero dadaan ako. Dumaan naman kami. Sa pakbit. Eh, busog talaga ako. Pero nakakaya kasi busog ako, pero mga 6 na kilo na kain ko. Saka pritong isda. Muntik na nga wala makain yung buong bahay kasi naubos ko lang. Nakakaya. Maligayang pakikinig po. Again, saying hi to my Chancellor 9000 family. Salamat po sa ano, dinner, ha? At salamat sa costume namin ni Richard. Pak, ganun. Pak! Pak, ganun. 360 ikot, pak, ganun. Maria Sofia, love. Asa na kaya siya ngayon? Wala na siyang ano, hindi ko na siya nakikita sa internet, eh. Rodalina Bautista, congrats to you kung nakakilala ka ng love life sa internet. Maligayang pakikinig po. Papa Jack, pabati po sa mamakin ko Jeremy Jordan Castillo ng happy birthday from Tita Marites Castillo ng Riyadh, Saudi Arabia. Maligayang pakikinig. Si Ada, pagdating naman po dito sa Toowoomba, Queensland. May Pinoy sa Queensland? Alam niyo bang hindi ulumilin doon sa Queensland? By geological pattern. Ang galing ko ng science to, ha? Mga kaibigan, kasi walang fault line na dumadaan dyan, active. As of yet. Ang galing ko, no? Pero hindi ako sure doon. Di ba mayroon mukhang alam ko? Sorry, pasensya. Talaga, I wanna go to Queensland. Kaya lang, may nadaan lang sa Pasay. Motel nga lang. Queensland din naman. Sorry! Ay, pagkit mo, happy birthday to my husband. I love you, sabi ni Aisel Chai. Oh, walang yaka, walang pangalan yung mister mo. Pinabati mo pa. Lloyd Andrew Baguio, maligayang pakinginig po. Saying hi to Lala Gab, Pipo Yagi, and mommy ko na si Sol Maylene Miko. Sabi ni Lloyd, Natalie Biskera, nakaantabay. Maraming salamat sa iyong pag-text. Panagpas naman nakakapagtaka, kung gusto mo yung kanta, bili kang CD mo. Hindi, wala akong tonight eh. Masahira mo yung CD niyan. Pinarenta ko hindi rin ng boss ko. Marie Cruz, I'm going to listen to you tonight. Sabi niya, uy, maraming salamat. Sana nakikinig ka, nabati kita. Ash Lloyd Evangelista, salamat sa pakikinig. Thank you very much. Hello po sa mga nag-alt sa akin kagabi. Dami nag-alt, Charda, kagabi. Dami nag-PM sa akin. Galit na galit. Hindi mo ano, wala. Binagalita mo si Jenny. Kung ano yung caller ka. Nakikinig si Jenny. Concern ako sa iyo, Jenny, kaya kita pinagalitan. Ano? Hindi ko na magaling mag-sugarcoat, mga kaibigan. Oo. Kung nai-stress kayo sa pinag-uusapan namin, patay mo muna yung radyo, balik ka pag masaya na. Ganun lang. Ayaw ko na ma-stress, di ba? Baka regla yung kabigla. Gusto ko happy tayo lahat, di ba? Sabi nga, di ba? Oo. Gusto ko, happy ka. Pamulat. Mag-play tayo ng kanta, mga kaibigan, na... Mag-OPM, mag-Daniel Padilla tayo kasi gusto ni Richard to, eh. Tapos, Rita Daniela. And then, let's play Alden Richard. Yuck! Hello po sa mga pumayat na din nakakain pagtanghal. Palipat-lipat ng TV. Showtime. Itbulaga. Showtime. Itbulaga. Katotoo naman ako. Ano, wala na ako nakikitang bashing gaano. Hindi nyo kailangan mag-away-away kung fan ka ng Alden. Di, okay lang. Kung fan ka ng Showtime. I'm a fan of both ano, networks. Walang masama. Diba? You can watch tell, diba? Wala ba kang remote? Ilipat mo yung TV. Hindi nakikipag-away ka. Lahat ng bagay sa akin, may issue tayo nakakapikon, diba? Lahat ng bagay. Diba? Lahat may anak ng toko at baboy. Oh. At ano, makikipag-away tayo? Ilaan yung makikipag-away sa mga kabuluhang bagay. Ay. JB Torres, tune in right now. Pabate, Papa Jack, sabi niya dito. Asan yung pangalan? Sira ulit.
mga kaibigan sa buong kapuluan. Bahala ka, bilik ang wall clock mo. It's exactly 11 o'clock, mga kaibigan. It's a minute more to go before the hour of 11 o'clock pala. October 8, 2015. Saying hi to all the people, mga kaibigan, in New York, in the Staten, New York, mga kaibigan. I think one of you guys are missing right now because he's here. Like, he's here inside the booth right now. I was like, oh, he's here. Oh my God, that's amazing. Dami na sa abroad ngayon na nagpunta sa Pilipinas, ha? Nakakatuwa, mga kaibigan, kasi I always get visitors na galing abroad. At it has become a routine yung mga returning mga kaibigan na kababayan natin na dumalaw sa booth. Diba? Na dumalaw sa booth kasi parang pag nandun sila, nakikinig sila sa atin. Salamat po sa pagdalaw. You are wearing a helmet right now, sir. What is your bike? Are you using a Harley Davidson bike? I'm riding the Kimco, you know, from Motor Trade. I'm sorry, it's not Motor Trade, it's Motor Trade. Article. Hello to my Motor Trade family. Kaya magkakasama kami ng AXM, mga kaibigan. Ang ehensya ng Motor Trade. Maraming salamat, Sir Third Domingo. Thank you very much for the invitation, Sir Aaron. To my Cherry Mobile family, hello po. It's time for you to give me a new phone, Diyos. Nagde-demand. Hindi, oo nga. Gusto ko na ng bagong telepono. Yung bago nyo na, ang ganda ng bago ng Cherry Mobile. Go to www.cherrymobile.com.ph or you can go to facebook.com/cherrymobile. You can actually follow them at cherrymobile.ph on Twitter and Instagram. Maligayang bati, mga kaibigan, sa mga nakaantabay sa atin. Sabi ni Cherry Pantua, ayan, Papa Jack! Ooh! Don't talk to me. James ng Manila is 43 years old and he's on the other line. Hello. Hello. Hi, good evening. Hi, good evening po. Kumusta po? Mabuti naman. Parang ang sexy ng voice. Parang ang laki ng ano. Bakit po? Ang harap na ito. Ang laki mong tao. Hindi po. 43 ka na po? Yeah, oo. Kumusta naman po ang buhay-buhay? Mabuti naman. Ayos lang. Saan ka pong part ng Manila? Dito po sa may Santa Ana. Santa Ana! Malapit ka sa ulo ng kabayong malaki! Hindi po. Ano ba yung mali ako? Malapit. Saan ka malapit? Saan ka malapit? Sa may simbahan. Ha? Sa may simbahan yung pagaling ka pag-along J.P. Rizal, makikita mo yung simbahan sa kaliwa, may malaking cross na blue? Hindi ko alam. Mali na naman ako. Santa Ana Church! Actually, I'm just visiting. You're just visiting? Yeah, You are from where? Like, you know, like there's no tomorrow? Ano ka talaga? Ano pa? Ano? You're from abroad? Ay, hindi po. Ba't ano yung English mo? Saan ka pagaling? Sa Iloilo. Iloilo. Uy, tatay ko Ilonggo. Estancia. Malapit ka po sa Estancia? Haro. Uy, Haro! May mga kamag-anak po ako dyan. Okay. Kung saan ang tawag sa lahat ay to, tsaka ni. Tatay ko lahat na lang, to! Ne! Sir James, anong ginagawa sa buhay? Ako po ay isang freelance. Ano po? Freelance ano po? Businessman. May time ka mamaya, kita tayo? Ano ba yan? Kinirigod ko nga siya. Talaga? Anong negosyo? Kahit ano. Talaga? Pala magkita tayo kasi alam mo kailan lang, it's just recently that I realized that it's actually a wonderful thing to be business minded. Ang sarap pala, no? When you sit down and think about business strategies. Wala lang, maisip ko lang. Anyways, is there anything I can do for you? May consult lang ako. Sige po, higa po kayo. Bumangon nga ako eh. Pakwento na po.
Oh yeah, kasi nalilito po ako eh. Kasi ano ang tawag nito? Hindi ko alam eh kasi okay, ako po magtatanong, nahirapan kayo eh. Yeah, okay. You're married? No. But you've got a partner? No. Mali na naman ako, bad trip. You have two love interests? Yeah. Landi. Yeah. Landi nito. Talaga? Okay. So, meron kang dalawang magpipilian ngayon? Hindi naman. Okay, so what seems to be the problem? Joban kasi. Ano nga tawag ito? So yeah. Kasi... hirap kasi I'm in love with the same guy. Ay, Mamars! James, I have a question for you and I want you to answer me with all honesty, alright? Okay. Okay. Are you ashamed of your, you know, your preference? Because it feels like you are. You don't have to. It's not a crime. Yeah, sort of. Wag, diba? Wala pang nakulong dyan, kuya. Bakla ka? Halika, kulong kita. Walang ganun sa mundo. Diba? We are in the modern age. Hindi mo ito makakwento sa akin kung nahiiya ka. Diba? Sa kung paano may kakwento. Eh, sarili mo kakwento mo eh. So, don't be afraid of it. And don't be shy about it. It's normal. Alright? Alright. Yes. Ilan ang love interest na pag-uusapan natin? Isa lang. Isa lang. Are you with are you with this person? Like, committed ka sa bawat isa? No. Ano, nililigawan po? No, not you there. Alam niyang gusto mo? Hindi ko alam kung alam niya. Okay. But, parang nanghihinala siya. Hindi ko lang kasi ma-express eh, kasi parang hindi ko siya ma-express. Saan niyo po na-meet yung guy? Matagal na actually. And never mo nasabi sa kanya at never niya na-confirm from you na may gusto siya? No. But do you want to? Do you have any intention? No. You just wanna keep it? Ayaw masira yung friendship. Ilan taon na po itong lalaki pinag-uusapan natin? Much younger than me. Okay. When you said much younger than you, is he half your age? Younger by 4. 4 years? Yeah. Is he married to a girl? No. Is he also bisexual or gay? I don't know. Oriya, wala ka kasing tinikwento kaya gusto ko nalang magtanong. But there's nothing wrong about it. James. Yeah. What can I do for you tonight? Kasi I'm afraid to open, or I'm afraid to get out from this you know, enclosed. Right now your closet. Pardon? Right now your closet. Yeah. Kailan mo pa alam na ganyan ka, James? Kailan mo pa alam na ganyan ka? Matagal na. Sino sa family members mo o sa mga tao nagmamahal sa'yo ang nakakaalam? Wala. Must be very difficult, ha? Huh? Yes, it is. And you are 43, and let me guess, all you want in life right now, since you are a business person,
all you want right now in life is to be, to find your happiness, right? Yes. That, you know, that sweet spot. To be with somebody. Yeah, it's which, that sweet spot in this world where you belong with someone else who can be with you as a partner, right? Yeah. Guess what? Mind you, James, that will never happen. You can never ever find what's going to make you happy unless you are happy with what you are. And being happy with what you are and who you are, that actually entails you allowing people to be in your life and them accepting you as who you are. Yeah, yeah. Mm-hmm. But I'm afraid to get out. Why? Because you want to live your life in the standards of other people, huh? Yes. That's wrong. Huwag kang magagalit sa akin. I'm going to tell you something and this will come from my heart, all right? No problem. Okay. James, you're 43. You're not getting any younger. Mm-hmm. You know, when people say that 40, di ba? Life begins at 40. We are actually creating an illusion, di ba? To feel younger again in life, right? Mm-hmm. But you are 43. You are not young and you are never going to get any younger. You agree with me? Yes. In Tagalog, malapit ka na, di ba, sa pahapon ng buhay mo. Mm-hmm. Di ba? Yes. You're in that stage in your life wherein you want to identify how you're going to be when you're gray and old. Tama? Yeah. Alright? At hanggang ngayon, hindi mo pa kayang mahalin ang sarili mo as it is. Tama ba? Ganun ba yan? You tell me. This is your story, yeah. Not mine. Yeah. You know, James, I can only shower you with words tonight that hopefully will make sense to you. Mm-hmm. Let me tell you this. And I've said this many times sa programang ito, but I hope it will make sense to you. Mm-hmm. We only live our lives, your life, you only live that once. Tama? Yeah. The most expensive commodity in the world is your time as a person, as a human being. Tama li? Tama. And so far, you have wasted 43 years of your life pretending to be someone else and you are not happy with your own choices. Am I right? Yeah. Maybe you're contented, but being contented is different from being happy. Tama li? Tama. You've messed up. I'm sorry. I don't know your life. I don't know you as a person. But I'm sure, diba, one way or the other, you will agree with me that you've messed up with that 43 years of your life, not allowing people to love you as who you are, right? Yeah, and that's why. I'm very regret. I'm so regret about what is happening to me. I really regret that. Ganito, no? The reason I told you that, kasi alam mo, James, all those years that you've wasted, you can never relive those times again. Hindi mo pwedeng balik. Ay, naku, sinayang mo yung 43 years. Balik nga ako ulit sa day one at gawin ko siya ng tama, no. Which I can never do that. So, what are you waiting for? You're wasting your time. Who cares if other people won't accept you? I'm sure they will, but who cares about it? Diba? Who cares? Ang wino-worry ko lang kasi, will, if I open, tapos magtatagal ba yung relationship namin? Seryoso ba yung relationship? Because I don't know. Nagmahal, you know, James, I don't know. I'm sure even you, hindi mo alam. Kahit naman hindi pa ding, hindi namin alam eh. Tama ba? We don't know. But that's the beauty of falling in love. You don't know what you will get. It will just surprise you. You just want to fall and hope, diba, and pray that someone will catch you when you try to fall. That's the beauty, diba, and the curse of falling in love. Papa Jack said, love is like getting inside the car with no brakes going downhill. You know you're gonna get hurt, but you're gonna get inside the car. Why? You wanna enjoy the ride, right? Yeah. That's falling in love. Who cares about it? We all gonna get hurt. Kahit mahalin tayo ng taong kakaparehasin natin, we are gonna be hurt. Period. It's what you get when you're emotionally connected with someone. You are gonna get hurt, period. Thank you. Diba?
But at least, naging masaya ka. Naging totoo ka. Nasaktan ka man, naging masaya ka. I don't know what I can tell you tonight that will make sense to you. But I want you to be okay. Yeah, and this is a very, very bold move, ano? James, napaka-bold na move na to. Why? You called the radio station and you told me you're gay. That's something. Yes. I hope it's the beginning. Yes. Si Caitlyn nga. Ang kailan niyo ba si Caitlyn? Bruce Jenner. Tatay ni Kardashian. Hindi, stepfather ni Kardashian. Mga kaibigan. Olympian. Tennis player Olympian. Look at, diba, look at her now. Sana si Caitlyn. Diba? She's out. Olympian, ha? Heartthrob. Mm-hmm. He spent, like, the majority of his life hiding. And now he's out. The world was shocked, mga kaibigan. But who cares? Diba? It's an overnight shock, diba? Para sa lahat. After that, we all move on. People will accept. You know, ang alam mo pinakapangit dito? Yes. You are there in one corner looking at that person you like and you love so much, or maybe you adore so much, and thinking, pag sinabi ko sa kanya, baka i-reject niya ako. Paano pag hindi pala? Maybe he's got a purpose in your life. Maybe his purpose in your life is to allow you to get out and that's it. Maybe you're meant to be with someone else. I don't know. All I know, there's a purpose behind it. I hope so. Can you tell me? Can you utter the word or the line, you're gay? Yeah, I'm a gay. You feel good? I feel good, yeah. Yeah. Are you proud being a gay? Not this time. You have to be. Sino, particularly in your family, sino ang kinakatakutan? Magulang mo, kapatid mo, sino? Actually, hindi kinatatakutan. Kinahihiyaan? Yeah. Sino? All of them. Panuntunan ko sa buhay ito, mas gusto ko ng kamag-anak na bading kaysa basagulo sa kanto, lalaki nga basagulo naman. Who cares about them? Lalaki ka nga, basagulo ka naman sa kanto, doon ako sa bading. Di ba? Make sense, di ba? And you are not a bad person as well. Ba't ka nahihiya? Look, James, you're 43. Mamars, hindi ka na fresh. Walang patagalin ito. Natawa ka, di ba? Yeah. Di ba? Konting ano, konting panahon pa, julubot na ake. Ito mo na ng paraan, Ning. Dora Bells. Sorry, ako rin magkakabot na. Thank you for making me laugh. This is temporary. Mga kaibigan, being contented is different from being happy. I'd like to be happy. I don't want to be contented. Diba? You can be contented not being happy, but when you're happy, who cares if you're contented? Diba? Contented, mga kaibigan, entails comfortability. Pero pag mahirap, kahit mahirap ang buhay, pag masaya ka, diba? You find joy in everything. Eh, ngayon, contento ka lang. Maybe you've got money. Diba? But you never buy happiness. Yes. I agree. If your family members are in front of you right now, I want to hear you tell them you're a gay. And I want you to promise something to them, that from now on, you're going to commit yourself unto them, that you're always going to be true. Go ahead. Pag naging mabae ka, Jibs, anong pangalan gusto mo? Rodora. Gano'n? Sorry. Napaka-college student ko na 1985. Anong pangalan ang gusto mo? I'm sure meron ka niyan. May alter ego ka. Anong pangalan ang gusto mo? Wala akong maisip. Come on. Huwag mo ako lokohin. Yeah, really. Let's come up with one tonight. If I am a genie tonight,
I'm a big lavender genie. Ba, ang genie kulay lavender? Panoorin niya Aladdin. Malaki tiyan na walang buhok. And I can turn you to a girl tonight. What name would you want? Maybe Jane? Back! Back on! You feel good about it? Yeah. See? You're not doing any crime. You're having fun. And I like you for who you are. Thank you. Well, I like you. But you know the thing is? You don't like you. Tama? Yeah. I accept you. But she do not accept you. What's the point? Mahirap eh. Mahirap? Why? Kasi kalaban mo sarili mo. Don't wrestle with your own thoughts and with your own self. Accept yourself. You only got one self. You can never get rid of that one. Am I making sense to you? Yeah. Alright. I want you to let everyone that you know, everybody na kilala mo, that you're a gay tonight. To your family. Gusto ko marinig. Maybe hindi nila marinig to, but I know it will do something, di ba, sa iyo. Dali. Mahirap. Come on. The journey of 1,000 miles begin with a single step, right? And this is the first step. Slow progress, my dear, is happening tonight, but who cares? Slow progress, still a progress. Tagalogin natin, ang lahat ng hilig nag-uumpisa sa tikim, kahiligan mong mahalin ang sarili mo, tikman natin tonight. Go ahead. I love you so much. You know how I love you. I'm going to pray for your courage. All right? Yeah. And I really hope this is the beginning of the rest of your life as a brand new James. Or maybe Jane. Pak, ganon. No. Not Jane, James. I mean, you don't even have to cross dress. You just have to be comfortable with your own self, right? Yeah. Amis? Yes. Dalo ka sa booth, before going back to Iloilo, if you want. Picturean ka tapos sa Facebook ko. No. Para hindi ka mahirapan mag-reveal, tulungan na kita. No. Natakot! Abu! Life is very short. Life is very, very short. Diba? Yeah, I'm starting to understand that. You know, yung lifetime natin, mga kaibigan, our entire lifetime is just the blink. Diba? In geological process. Napaka-iklik. Yeah. Mga kaibigan. Diba? Yung kabuuan ng buhay, kahit mabuhay ka ng 100 years, it's just a blink, mga kaibigan, in geological time. Do not waste that blink of time na nilaan ng buhay para sa'yo. Live it to the fullest. Diba? Be happy. Be attached with people. Love your own self. And most of all, allow people to love you. Thank you. I mean, thank you so much, James, for calling my show. You're welcome. I'll pray for you. Thank you. Have a good life. Bye-bye. Bye-bye. Hi. See, James, mga kaibigan, I really hope, ano? Tonight, di ba, is the beginning of the rest of... Galing-galing ko. Minsan nagkupus-kupus ko. God bless you, James, and may you have a good life. A better one! Mag-ingat ka, pagdarasal ka namin.
Ako naniniwala kung dami nakarelate, mga kaibigan. Babati lang muna ako, baka magpatikalkal itong mga to. Ano ba yan? Hindi ako binati. Pisti! So na, gagawin na po. Kahit ang papangit ng sulat niyo po. Hindi ko alam, ano ba nangyay sa akin? Investigador ba ako para maintindihan ko? Hello to my family in San Andres Bukid, the Coronel family, Facundo family. Facundo? Yes. Sosyal, di ba yung, yan ang, ano yan ang kanang kamay ng mahal na konde. Yan ang, di ba? Facundo! Tawagin mo si Jefferson, ilabas ang karwahe. Masusunod, mahal na konde. Ares family from Chai Ares. Ulit-ulit naman to. Kanina pa nabati ito? Gusto sumigat? Tura niyo. Papa Jack, maligayang ha, pakikinig. Laya family, Chat family, our architect Marco Mendoza and family, Imelda Santos and family, maligayang pakikinig po. Ito na yung pangit sulat. Binabati ko ang self ko. After how many decades na gusto kong dumalawa, ang tanda ko na, ha? Medyo nabati trip ako doon. Medyo... Kung maka decades ka naman. O, ate, one decade pala. Isang dekada pa lang ako dito. Kaka 10th year ko lang noong April 15, mga kaibigan. At last, naganap na rin. So, congratulations sa akin, sabi ni Myla Hauser. Yay, party. Papadyak, pakiso? Hindi pwede. Depende sa presyo. Sorry. binabati ko ang gwapo kong utol na si... Isusubo ko to eh. Jonathan Bea na taga Laguna. Kamusta kayo dyan? Sabi ni Jason Bea. Binabati ko rin asawa ko. Asawa ko nga ni Pusa. Mary Rose Arsenal. Mga... Ay, Ilocano! Nga agbambantay kini Baby Eliza. Oh, sino Ilocano rito? Huwag manong, daktultik wanay, tabung akong utong niya banger. Eliza Rose Bea, mahal. I love you, bantayan mo anak natin. Nandito ako may Papa Jack. Sabi ni Jason, uwi ka doon, magbantay ka ng anak mo. Shamira Ann, Christine Mendoza of UAE, Dubai. Juan Kawile of Florence, Italy. Sino taga Italy? Taga Italy? Who's from Italy? Oh! Close na rin tayo dyan. Talaga, nakakatawa. Wico family, Melanie Ventura from Princess. Salamat sa pagdalaw muli, ah. Nakakatuwa naman. Binabalikan nyo parang ako kahit na. Italy. Talaga masarap pasta ron. Ha? Gusto yung pasta putanesca. Diba meron? Diba? Gusto ko yan. Mapapamura ka sa ano, sarap. Putanes ka. Hello to Alvarico Clan, SM Corporate, ano, HR. SM It's Senorites. Ano to? Mag-iimbento kayo ng ano, ng word, tapos pag mali ang basa ko, mag, ano ka, isusubo, isusunga nga ako sa ito eh, ha? Hmm? Tinawa, mukha akong tanga ngayon. Pag ako nagalit talaga, ha? Ingungod-ngod kita rito. Senior rights daw to. Jejimon. Ha? Jejimon. Jejimon ka, boo. To my babe, Michael Posadas. Sorry na, I love you so much. Woo! Sorry, sorry. Anuhin mo siya. Sorry. Sabi ni Christel Bea, eh. Happy, happy birthday, Benjamin. Anak nang to ako ang sulat to. Parang kinahig ng baboy damo. Dumalaon. Ang papangit na mga sulat nyo. Hmm? Pero okay lang, love ko naman kayo. Maligayang pakikinig po at maraming salamat sa mga dumadalaw. Hello din po sa staff ng Cut Salon Makati Branch 1 and 2. Nandito sila bukas. Sana makapagbukas kami kasi puwet sila lahat ngayon. Ayaw ah, pumasok kayo ang time bukas ha. Yan ha. Pero kayo isa-isahin ha. Maligayang pakikinig sa inyo lahat. Thank you very much. Sabi ni Marie Cruz, ano nga sa'yo, Papa Jack? Binati mo ako, narinig ko. Maraming salamat. Thank you very much. It's my pleasure na nakikinig kayo sa akin. Pati mo lagi ng friend ko, ano ang sabi niya? Kalis po ng homesick. Talaga bang sakit ang homesick? Diba? Parang, inimbento lang ba natin to? Hindi ba na clinical or medical term? Or in, kasi, sorry mga kaibigan ha, sa Pinoy ko lang naririnig ang salitang homesick. Tama, mali? Tama? Sa Pinoy lang. Pag ang Pinoy nag-abroad, homesick. Pero ito malapit. Ang salitang homesick ay social. Diba? Kasi pagpunta ka ng Mindanao, hindi ka ma-homesick.
Malayo ka rin naman kung nasa Luzon ka. Tama? Pero ang homesick ginagamit lang natin kapag ka abroad, labas ng... Ano ba ang gugulo nyo? Paano pag napunta ka lang kapag... Di ba? Bilang bahay. Oh, doon hindi ka lang umuwi. Baka homesick ka ba? Joke lang ito naman. Sina Mary Rose Escobal Corazon, Mother Moso, Maribeth Kinagoran. Ayan, from Ann Lisa, Kaganda ng Riyadh. Mga anak, lapit na tayo magkita-kita ulit. Konting tiis pa. Sina Alia Laika Mata, Elijah Rain Mata, Alina Mata, Aliana Kay Mata. Ano, Mata family na lang? Inisok pa. Gloria Arca Kaganda at ang asawa ko naghihintay, Alan Mata. O, tinan mo buong mamilya. Puyilo sa mga nasa iba yung dagat, ha? Lalo yung mga ano, yung mga nasa gitnang silangan. Ha? Kamusta sa mga camel dyan? Maligay ang pagkikinig sa inyo. Kamusta kayo dyan? Pag ako nagkabunda dyan, maraming tayong magnegosyo dahil sa desierto. Pupunta tayo sa desierto tapos mag-camel back riding tayo. Magsusun tayo ng malalaking turban. Hindi ko talaga alam. Bakit sa Pilipinas, may mga Bombay na nagmumotor-motor dito. Pero hindi nag-helmet kasi wala namang helmet kasi ang turban. Diba? Yung totoo. Wala. Hindi, mga kainig, this is an observation. Alam natin, diba? Kultura yan. Pero bakit? Diba? Hindi sila natitikitan. Kasi kung ikaw yung polis, paano mo titikitan yan? Paano mo susot yung helmet sa kanya yung may nakalagay sa ulo? Tanong lang ho, okay, magali. Sorry. Si John Mora, sabi niya, hindi ba ako binate? O, nabati na kita, masaya ka na? Magpakiti ka na. Ha? My mom, Arda, and baby Miguel in Canada. We listen to you every day, sabi niya. Oh, thank you very much. Hello sa mga nilalang mga kaibigan na nag-drive ngayon. Maligayang makikinig po sa inyo. Mga nag-commute pa uwi, basta nasa kakalsadaan pa. Well, alam niyo na ang gagawin before reaching your home, mga kaibigan. Hindi lamang, drive now to your nearest Shell station and gas up with Shell Fuel Save. Kaling? Shell Fuel Save. Ginawa ito ng mga Shell scientists na merong active efficiency ingredients. Mas magtatagal kumpara standard fuel. Shell Fuel Save. So you can do the things you love to do and go to where you need to go. Shell Fuel Save. Ang galing. Pwede ako maging voiceover sa commercial, eh. Kumahanap ng racket. May bayarin, niral ko. Sorry. Ay, naku. Pag-greet po ako, tsaka sister ko sa nataga DOJ, Attorney Rio. Sabi ni Andrea Kirby. Maligayang pakikinig po. Yun lang. I don't know what to play. Maganda. Work it like Miley, pwede ba yun? Alam ko na. Let's play Will of the Wind, mga kaibigan. Spent half my life looking for the reasons things must change. Napaka-symbolic ng kanta ito. Kantang ito sa akin. Ang awitin, mga kaibigan, ng... Shackol. Walang ganun, pero sa dulo ng set. Si Lala Mahilom, nakaantabay daw ngayon sa Cebu. Hello po, maligayang pakikinig po. Sa Lume of Mandawi City, maligayang pakikinig. Si Kenneth, nakaantabay. Pam! Mamang! Papa Kenneth, maligayang pakikinig. Thank you very much. Balita mo ako sa yoga, ha? Thank you very much sa iyo. At binabati ko, mga kaibigan, si... Papa Jack, babati na mamilya ko. Melanie, Mia, Therese, Mariano, the third, Mariano, Junior Cadano. Lalo na sa anak ko na magbabirthday sa October 10, mag-7 years na siya. Uy, talaga, 7 years old na siya. Sa mga kaibigan ko, Junjun Ambal, sabi ni Onyot. Papa Onyot, maligayang makikinig sa'yo. You know, I love you and I miss the two of you. Ay mag-asawa, what about you and your entire family. Ate Glenn, sa spirit na maligayang makikinig sa iyo. Thank you very much for always tuning in kahit na sa bayong dagat ka. Si... Ay, ha? Si Miss Rachel Kim, nakaantabay siya. Papa Jack, sabi niya, holiday bukas.
Sa Korea, yahoo, walang work 3 days. Lakwacha na naman. Pumunta ka dito. Pilipinas. Ilalakwacha kita, Miss ano, Rachel Kim. Hmm? Hindi yung ganon, ha? Hindi yung nandiyan ka, naglalakwacha ka dyan. Hindi mo ko sinasama dito. Ay, nako, maligayang pakikinig pa. Sa mga nasa Norway, maligayang pakikinig. Thank you. Alam niyo ba, may bisita ko sa butang kulit-kulit nito. Pag ako nainis sa'yo, ha? Ikaw, buburahin ko yung lipstick mo, ang kapal-kapal. Pabati naman ba sa mga taga Negami Sangyo, Japan? Oh, nanena! Paro nanena! Na, na, Okinawa, Japan, nanena! Singapore, Thailand, pananena! Hong Kong, Taiwan, pananena! Sa nakatuning sila ngayon, pati po sa Mindanao, bawal nagpuwet ng buntis. Marinig lang sa kabadyak, masaya na ako. Sabi ni Adeline Oka, nakaantabay. Uy, maligayang pakinginig po. Thank you very much, Adeline, for tuning in. Sa Hong Kong daw, sabi ni Miss Regina, wala rin earthquake. Pati ito, pinatulan pa ako. Miss Regina, maligayang pakikinig sa'yo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. O, tapos na yun lang. Ronald Villaluna, hi! Kailan tayo magkikita? Hello daw, eh? Si ano, si AK Leonila. Ronald Villaluna. Hindi ka naman. Pumunta ka rin sa booth, mag-usap tayo. Sabado, Paps, wala akong ano, bakanting oras. Dahil, ako ay, basta, ako ay nasa piling ng anak ko nun. Mag-ano kami, father-daughter bonding. Sa mga nakaantabi, mga kaibigan, I hope you guys will enjoy the rest of the evening kahit na, ano, kahit na ako lang ang kasama ninyo. Yung mga bisita ko, mga kaibigan, na nakauwi na, na dumalaw dito, ay inis ako sa inyo. Akalain mo, Richard, dumalaw sila, punong-puno yung boot, kaya sabay-sabay na gawin. Ang lungkot tuloy, wala akong kasama dito. May dalawa dito, kapal pa na lipstick ito, isa. Diba? Wala na. Minsan, mga kaibigan, para sa mga nakaantawi sa kanilang bahay-bahay, yung boot kasi kanina, punong-puno ng tao. Abot labas, may kaupo pa sa labas. Tapos, hindi ko alam magkakamag-anak ba sila, sabay-sabay na gawin. Wala tuloy tao, ang lukot-lukot tuloy ngayon. Yung isang grupo mo, matapos kong pakainin, nauwi na agad. Pero yung magkain na kinain nila, binigay lang din sa akin. So, binenta ko sa iba. Nagka-pera pa kami ni Richard. Okay, Miss Rachel Kim, ano na kailan tayo magra-rocket dyan? Kailan pupunta ako dyan sa South Korea para rumakit, ha? Hindi nyo na ako binalikan. Kayo, ha? Pag ako nagalit talaga, wala na. Si, si Miss, Leslie Hornbeck, ha? Nag-post siya ng mahaba. Hinuli na siya ng, ng traffic enforcer, tapos sabi sa kanya, ayoko nang basahin ito, pero, good, ano. Tawag nito, good move yung ginawa mo. Anyways, mga kaibigan, si Wengsky Guevara, pag-greet yung friend ko, si Precious of Manila, get well soon down. Ha? Sabi niya, laban lang. Oo naman. Anyways, we have a caller, mga kaibigan. Si Jam ng Manila ay nasa kabilang line. Hello, Jam. Hello po. Good evening po, Papa Jack. Good evening, Jam. How are you? Okay naman po. Okay, super. Salamat sa pagtawag. Diyos, biro lang. Jam, ilang taon ka na, Neng? 18 po. 18? Oh, I remember my younger days. Pakpay ka niya. You are 18 years old. Anong ginagawa sa buhay? Nag-aaral po. Anong kurso? Banking and finance po. Banking and finance! Oh my God! Opo. Ano ang kahulugan ng physics? Ano ang buong... What is physics? I love physics. Philippine stock? Ay, alam. Ano ang physics? Philippine stock? Hello, baby. Hello! Papa Jack naman! Papa Love Life! Wala po. Diba? Philippine Stock Exchange, ano ka ba? Papa Jack, wala po ko sa vision, eh.
Kasi puro Facebook. Puro Facebook! Ha! Magbasa kayo ng textbook! Anyways, Gam! Oo. May love life, may love life ka? Wala po, papadya. Ngayon, tinawag mo sa akin. Hindi sa kuya ko. Hindi lang po sana ako ng payo, papadya. Pwede bang marinig kita mas malinaw? Hindi lang po sana ako ng payo, papadya. About po sa kuya ko po. Oh, bakit? Ano po siya, papadya? About po siya sa girlfriend ng kuya ko. Sa girlfriend ng kuya mo? Apo, papadya. Okay. Hindi po kasi medyo complicated po. Wala po yung kuya ko ngayon sa bahay. Bakit? Lumayas po. And ano po, ngayon po, hindi po niya alam na alam namin nandun siya sa girlfriend niya. O di alam na niya ngayon, na-radio mo siya eh. Well, hindi, lagi po niya sinasabi na nasa pinsan daw po namin, sa kahit alam po namin na nandun siya ngayon. De, bakit ba siya naandun? Ano meron? Ganito po kasi yung papadyak. Yung una po, yung girlfriend niya po, okay naman po. Close po kami, ganun, pati po sa family ko. Lagi po siya nasa bahay, ganun po. Ngayon po papadyak, parang nung tumagal-tagal po, yung mama ko po, tsaka yung ate ko, may napapansin na pong ibang ugali sa kanya. Sa kuya mo? Hindi po, sa girlfriend po na kuya ko. Ilan kayo magkakapatid? 5 po, papadyak. Panganay ang kuya mo o pang ilan siya magkakapatid? Ang 2 po sa bunso, papadyak. Okay, di ka ang bunso? Apo, papadyak. Alright. Yung girlfriend niya, gano'ng katagal na sila? Ano pa lang po sila, papadyak? For 6 months, mga ganun po. Okay. Tapos yun po, papadyak, nung pumagal-tagal na kasi mga 3 months po, o lagi pong siyempre nasa bahay, napapansin po namin yung ugali po, ganun po, papadyak, na parang okay naman po siya, mabait po siya nung una, close po namin siya. Meron nung papadyak, nung tumatagal-tagal na po, nagiging ayaw na po sa kami ng ate ko at saka ng mama ko. Ano ulit yan? Dapat kayo ulit from the top, Diyos. Ano ulit yan? Ano po, nung tumagal-tagal po, nagiging ayaw na po sa kami ng mama ko at saka ng ate ko. Bakit? Ano meron? Kasi po, kunyari po, yung pag-hiram-hiram niya po ng damit, mga ganun po parang nakapadalas po siya sa bahay, tapos... Bakit siya umiram damit? Wala siyang damit o natutulog sa bahay niyo? O dumating siya nakahubaan? Minsan po, natutulog po siya sa bahay nang hindi po alam ni mama. Ah, okay. Hindi alam na nanay niya natutulog sa bahay niyo. Bakit hindi alam na nanay mo? Nasa work po yung mama ko. Nasa? Work po, minsan. Hindi po umuwi. Ah, okay. Pinapapunta po doon ang kuya ko. Ngayon po... Ang tawag dyan yung kuya mo, may style. Nagtitipid, no? Yun po. Ngayon po, anong nangyayari? Yung girlfriend niya po natutulog sa amin, sinasabi po na kuya ko, isikreto na lang namin. Mali naman yun. Siyempre, nanay yun, nade-disrespect niyan. Opo. Tapos ngayon po, siyempre, parang okay lang naman po sa akin, close naman po kami ng babae. Doon po siya natutulog. Hanggang sa dumating na po yung point na nakikita na po ng ate ko na napapa-araw-araw na po siya. Baka dumating yung pagkakataon niya, mag-move in na yan. Pero ilan taon na ba kuya mo? 21 po. Nasa tamang gulang naman, gusto niya mag-asawa. May hanap buhay ba kuya mo? Nag-aaral po siya. Yun lang ang mali, nag-aaral. Anong kurso? Ano ba? Finance din po ata. Basta tungkol din po siya. Wow, ha? Hindi ka sure? Hindi ko po kasi siya gaano na nakakawin. Alam nang talk, what babay, kuya mo? Hindi mo alam kurso? Finance po. Finance din po. Tungkol po sa accounting din. Gali. Tapos yun po, ngayon po, nung magagal na po, parang napapansin ko na rin po yung ugali ng girl. Na minsan po, hindi na po siya nahihiyang umiram sa akin ng mga damit ko, hanggang hindi na po siya nagbabalik. Ay, hindi niya binabalik? Hindi po siya marunong magbalik ng umiram niya. Ay, bad trip. Ano pag no, mamahaling damit mo, no? Siyempre, ang pangit na magpahiram ng, ano, di ba yung pangit? Di ba? Tayo mga Pinoy, gal natin yan, eh. Opo. Di ba? Yung magpahiram tayo ng maganda. Di ba? Ugal ng Pinoy, di ba? Pag may bisita, ilalabas yung mga bagong kumot. Pero pag tayo-tayo lang sa bahay, yung mga butas na ginagamit natin. Tama? Di ba? Ganun, di ba?
Opo. Baliktad eh, no? Yung bisita nakagamit ng bago. Opo. Yun nga po kasi minsan yung mga nahihiram niya po, ginagamit ko po. Hindi syempre po nahihiyari naman po ako na kunin sa kanya directly. Oo nga, sabagay. Hindi ko po na ibalik niya hanggang sa hindi na po niya naaalala siguro. Mga ilan na nahiram niya ang bra sa'yo? Apo, okay, okay. Sige. Teka lang, ganito ano. Jam? Wala kang signal, te. Hello? Po. Hello? Hello po. Hello, mga bata. Hello po, kapatya. Alam mo, may nakakainis nga naman kasi napipirwisyo kayo ng ate mo kasi siyempre kayo nahihiraman. Pangit namang hiraman niya yung lalaki, no? But the thing is, natutulog yan sa bahay nyo kasi yung kuya mo may kasalanan yan. Pinaparamdam ng kuya mo, di ba, na okay lang gawin ito ng girlfriend niya. Siyempre, advantage sa kuya mo yan. Pangalawa, di ba, pasensya na, pero siyempre si ating naman na, ano, na girlfriend ng kuya mo, parang wala namang gaano delikadesa pag ganyan ang ginagawa niya. Opo. Di ba? Tapos ito nga po yung pinaka-problema. Ngayon po, nang nasa airport po, kasi po yung ate kong isa nasa Japan. Ngayon po, umuwi po may ramen po kayo ngayon. Pahingin naman ako. May ramen kayo dyan. Ngayon po, umuwi po yung ate ko dito last August. Ganun po, August okay. 15 po. Ngayon po, nung ninatid po namin siya sa airport, first time po siya mamit nung ate ko. Ngayon po, nung inatid na po siya sa airport, parang iba po yung asta niya, inasta niya sa harap ng ate ko. Ano iba? Parang ang tahimik niya, alungkot niya, may problema po ata sila ng kuya ko nung that time. Ngayon po, parang napapansin po namin na namalayo siya. Siyempre po naapektuhan yung ate ko, anong problema, ganun-ganun po. Ngayon po, parang naibahan po kami sa kilos niya noon. Parang iba po talaga yung ugaling pinakita niya. Ngayon po, parang ano, parang sabi po na ate ko, ba't ganun? Parang last day ko na nga, parang ganun po. Anong ngayon exactly po, ate, attitude na, no? Or anong astang pinakita ng babae? Kasi po, si ano po, ang pagkakadescribe po namin sa kanya, masayahin siya, ano po siya, madaldal. Pero that time po, siyempre isipin po ng ate ko, baka mamaya sa kanya po yung mali. Kasi syempre po, siya yung nandun, paalis na, parang ganun po. Parang pinakita niya po ang tahimik niya, nun may problema po pala sila ng kuya ko. Parang hindi po siya nakisama. Kahit namlastic man lang, kasi nga, di ba, para... Nakita niya po yung ugali niya. Kumbaga kahit man lang namlastic na lang para hindi lang maapektuhan yung alis. Ganun po. Ang tawag yan, eye issue problem. Kasi ngayon po, Papa Jack, ang problema po, parang napapansin po na kuya ko na ayaw na nga po namin yung babae. Hindi niya po pinapapunta na sa bahay. Ngayon po, yung mama ko, parang sinasabi na po na ayaw niya na nga po yung ugali ni ate, na ano, sobra na nga daw po, may mga narinig po kami issues about sa kanya. So, ibig sabihin nito, Jami, ito bang babae ito, tsaka nanay niyo, nakita na ba? Nanay po, Nino. Nanay ko po? Oo. Opo. Gusto ko siya actually pumakas dati. Pero habang tumatagal nga po, iba na po yung ugaling pinapakita niya. Ano tanong mo sa akin? Papa Jack, kasi po, hindi ko po alam kung paano po namin kasi po yung kuya ko po umalis ngayon. Ngayon po, yung mama ko po, ano, nakikita ko po siyang nahihirapan kasi favorite niya po yung kuya ko. Parang ang lumalabas po, hindi po matanggap ng mama ko na mas pinili po na kuya ko yung girlfriend niya. Ganito ano, Jam? Oo. Okay, ganito ano, I know this, it will be a problem down the line pag tumuloy ito ng ganito. Papangunahan mo na kayo, this is your kuya's choice. Wala tayong magagawa dyan eh. Okay. But whether you like it or not, pag yan ang choice ng kuya ninyo, diba, ipipilit niya. Minsan, mas matigas ang ulo ng tao pag pinipigilan. Ano? Okay. Mas papangatawa na niyan. But the thing is, I'd like to believe na siguro hindi lang alam ng babae na may mali na siyang ginagawa kasi wala nagsabi kasi lahat pinakisamahan siya. Okay. Diba? So, okay. Oh, nandun ako sa Jam, nandun ako sa pag-iisip na ano, na baka po pwede pa itong ayusin.
you know, at hindi makakatulong na magsusumbong ka sa nanay nyo nang ikaiinis niya yung malalaman niya. So, bilang ako dyan, ano, tayo magkausap ngayon. Sa'yo ko na mapakiusap. O di, kausap mo na lang yung girl tsaka yung kuya mo na. Kasi, hindi maganda pakinggan na okay naman kayo as family before nakilala ng kuya mo itong babaeng to. And here comes, nagkakaroon ng, ano, ng commotion sa pamilya dahil sa, ano, dahil sa bagong member. Eh, nangyayari talaga yan. Ang tawag yun, birthing pains. Diba? Okay. Tawag yun, birthing pains. Bago maging smooth ang lahat ng bagay, magiging rough yan. Hanggang sa, ano, hanggang sa magkakilanlan, magkakatampuan, hanggang magbati-bati. So, I guess, yung sinasabi natin, Jam, na pinili ng kuya mo yung nanay mo, pangit kasing pakinggan eh. Diba? Hindi naman kailangan mamili ng kuya mo between yung girlfriend niya and your mom. Nagkataon lang na siguro sa pag-intindi niya, eh hindi na welcome yung gusto niya sa bahay ninyo. Now, I know your point. Okay. Eh, intindihan ko yung point mo. Diba? You wanna keep your family as intact as the way it was bago dumating itong babae sa eksena. Tama? Opo. Okay. Jam, ito, bilang kaibigan mo, ang payo ko sa'yo, simple lang. Ayoko makadagdag ka dun sa tensyon. Diba? I want you to bridge the gaps. Maraming gaps ngayon to. I want you to bridge at yung gaps na yun. Wag na lang para may kampiyan ka. Kasi wala kang magagawa. Magkakatambuan kayo ng kuya mo. Ikaw naman siguro na in love ka na. Tama ba? Opo. O, di, alam mo ang pakiramdam ng in love. Kahit anong gawin sa'yo, ipipilit mo yung, diba, yung gusto mo kasi in love ka. Tama mali? Pero Papa Jack, may isa pa pong ano, isa pa pong mali. Ano, mininsan mo na, hindi yung tingi-tingi. Ano po, kasi po parang, hindi naman po sa nanghuhusga ako, pero napapansin po namin na nung simula na naging sila ng girl, nag-iba po yung kuya ko. Naway na ganito po. Paano nag-iba? Naging balete siya? Nakakausap niya po lagi yung kapitbahay namin, na close po siya. At ngayon po, nalalaman po namin na minsan iba na po yung wingin na pagsasalita sa mama ko. Na parang minsan po, nalalabas niya na yung galit niya. Eh, syempre po, nakakaya po, ibang tao po yung sinasabihan niya. Ganito, Jam, ano? Ngayon po. Jam? Alright, po. I get your point. But the thing is, huwag natin i-connect lagi sa babae. Yung dating eh, di ba? O, kinukonnect niyo. Ah, kasi, dahil sa girlfriend mo, ganyan ang ugali mo. Baka naman kasi walang kinalaman yung girlfriend sa naging ugali ng kuya mo. Ito pa po, Papa Jack. Ang dami naman eh. Ano ba yan? Nababasa po namin last time yung mga konvo nila. Bakit yung pinakikialaman? Siyempre po, the way po na, imbis na sabihan niya po yung kuya ko na huwag ganyan, mama mo pa rin yan. Hindi po, Papa Jack, parang ang nangyayari pa po, nagpupush pa po siya na hayaan mo na lang sila, ganyan talaga sila. Parang Papa Jack, minsan naiisip ko po, siyempre, mama ko pa rin po yun, mas alam ko po yung ugali. Bakit po parang, ano pa po, dadating pa po sa point na iba na po yung ano ng kuya ko dahil po ba sa pagsilsil ng babae. Nababasa po kasi namin yung konbo nila. Well, Jam, I don't wanna sound like as if I am trying to take sides here or I'm lawyering your kuya. Okay? Po? Apo. Ano ba ito? Tagalugin ko pa. Sabi ko, ayokong magtunog na para may kinakampihan ako. Apo. Alright? That's not my intention. Okay? My intention here, Jam, is that masunod ang gusto niya lahat. And you know, it will never be solved by trying to get rid of a person. Especially pag gusto ng kuya mo. We all assimilate. Meaning, we all get affected by people we deal with every time. Na-adapt natin yan eh. At ganun din ang kuya mo. Ano? Hindi lang din siguro maganda na ang dating, i-connect natin lahat, di ba, sa girl, kung ano naging ugali ng kuya mo. Kasi, it can be true, it can, di ba, it might not be true. Tama? Opo. Oo. Ang dating kasi, totoong-totoo na sa utak niyo lahat, na ang babae niya ng dahilan. Di ba? Kung bakit ganyan na si kuya ngayon. But then again, meron siyempreng factor yung babae. Now, here's the thing, alright? The thing is, Jam, if this girl, if you really believe that this girl was able to affect your kuya, to turn, di ba, yung kanyang attitude na hindi niyo gusto ngayon, I'm sure this girl can also affect your kuya, di ba, for your kuya to have his attitude more positive. Diba? So ang susi dito yung girl. At it will not help anyone kung aawayan natin yung girl. Maybe they need guidance. Ang ako, Jam, naka
naka-focus ako dun sa idea na pag pinigilan nyo kasi yung kuya nyo sa gusto niya, alam natin mag-aaway-aaway kay Lalo. Because she cannot make a choice, diba? You cannot choose on his behalf. Tama? Apo. Oo. Apo. Hindi naman pa pwedeng, dahil sinabi na nakababat ng kapatid ko na iwanan ko yung girlfriend ko, ayaw niya, iiwanan ko, hindi mangyayari yan. Alam niyo, matigas ang ulo ng in-love. Tama? Apo. Kasi hindi naman kailangan abot sa punto ngayon. Pwede na maayos to. Ha? Huh? Pwede na maayos. Apo. But the thing is, ito yung tricky na part. Anything that you will have to make happen in connection sa girl, kailangan dumaan sa kuya mo. Hindi kayo pwede dumirek sa girl. It should be your kuya trying to fix it. Tama ba? Opo. Diba? Opo. Yun, sa kuya mo. So it would really help if you and your kuya will talk like, you know, like family members, loving each other. Ang gusto ko lang naman po sana, Papa Jack. Kasi akin po okay lang eh. Well, okay, no, she, ano ko po? Wait, okay, Jack? Kasi nakikita ko po nahihirapan siya. Eh, parang yung kuya ko nga po, walang bala ka mag-sorry or what. Eh, birthday po ng mama ko bukas. Hindi po namin alam kung magiging masaya ba siya. Eh, alam po namin, nakikita po namin na apektado siya. Lagi pong umiiyak. Ganito, Jam? Ngayon nga po Jam? Doon, sa paglayas ng kuya ko. Jam? Jam, 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 jam. Jam, ganito ano? Ako, magiging payo ko sa'yo, ayoko nang palakihin pa to, ano? Pwede naman siguro lambingin mo, kuya mo, kuya, gawa tayong gift para kay mami o kay mama. O kaya, let's come up with something to surprise mama. I mean, bilang, Jam, bilang babae, sa pamilya, bilang kapatid, I'm sure you can make something happen for tomorrow, for your mom. Hindi kailangan... You don't need to get rid of someone just to be happy na magkakasama. Alright? Hindi kasi solusyon yan eh. Kasi pag naumpisahan natin, na pag ayaw natin sa gusto ng family member natin, di ba, we're gonna vote out yung taong yan para iwanan, magiging ano yan, magiging practice niyan sa family. Wala pinagkaiba sa bansa natin yan. Pag ayaw natin yung presidente, nag-rally tayo, ma-oust natin. Di ba? Naging kagawian na natin. So hindi maganda, no? Nandun ako sa peaceful solution. Nandun ako sa peaceful na solution. So, ano na lang, i-invite mo na lang yung kuya mo na, ano, na come up with something for your mom. Kasi magkakapamilya kayo. Di ba? Nangyayari sa family to. Yun nga po eh, Padyak, parang ngayon po galit po kasi sa amin yung kuya ko. Ayaw niya po kaming kausapin. Well, po, pinag-block niya po kami sa Facebook. Hindi niya po sinasagot yung mga tawag namin. Dahil nga po, ano, siguro po dahil po sa ganong away na ano. Nag-away kasi kayo, Jam, ano? Siguro it would really depend on the approach. Pasensya ka na, ano? Tinan mo, between you and me, mas gusto ko tumaayos kumpara sa'yo. Opo. Pakinggan mo itong usapan natin. Between you and me, ako, mas gusto ko itong maayos kumpara sa'yo. Sana gusto mo itong maayos? Kasi ikaw yung family member dyan. Loko ba kaampunin ako dyan? Malakas ako kumain. Diba? So, you know, have a good approach para sa kuya mo. Siguro kung ano, kung, kung hindi naman siguro ano kalabisan, kung hindi talaga makausap kuya mo kasi nga naka-block kayo, di go to the girl. I mean, importante maramdaman ng kuya mo na he's still a part of the family. Kasi mga kaibigan, alam natin sa pamilya nangyayari to, tampuhan. But you know, family is someone you can never break up with. Pamilya yan eh. Kaya sa patagal na yusin na. Okay. Diba? Kung nakikinig kuya mo, ano ang iyong mensahe para sa kanya? Dali, iihina ako. Ano po, Papa Jack? Ano ang pangalan ng kuya mo? Yes po. Go ahead. Ano, Kuya Jeff, kung nakikinig ka, sana umuwi ka na. Sana maisip mo pa rin yung mama na nag-aalala sa'yo kahit na nagpapangunahan ka ng galit o takot. Sana isipan mo pumunta kahit natatakot ka birthday niya bukas. Sana kahit man lang mag-message ka para mapasaya mo siya. Sana bumalik ka na. Sana sana bumalik na yung ano ba yan?
sana bumalik na yung kuya ko na nandyan lagi. Pagkailangan namin. No, kasi kung nag-umpisa sa misunderstanding, pwede maayos to. Misunderstanding lang eh. Opo. Diba? Ano nga po, pagyak maayos. Sige. Maraming salamat sa pagtawag, ha? Opo, papadya. Send my regards to your mom. Happy birthday. Opo. Ha? Pakisabi sa kanya, happy birthday! Dapat ganun mo sasabihin, ha? Opo. Oh, yung mataas. Dapat happy birthday! Ganun. Sige, ikaw nga. Oh? Ano ba yan? Sabihin mo nga, happy birthday! Grabe sa mga niya, kakaiyak lang eh. Maraming salamat sa pagtawag. Okay? Apo. Bye-bye! Apo. Thank you. Mga kaibigan, that was our caller, si Jam ng Manila. Manila. Ano magandang kanta? Ayoko nang alayan ng kanta yung caller natin, mga kaibigan. Pero gusto kong mag-OPM. Namiss ko ito ha. Kanina umaga, pinilay ito mga kaibigan. Ang tawag dito ay Talong 25. Hindi, tatlo. Talong 25 lang. Aking kailangan upang makakausap ka ay sandali lang. Alak pa! Ang gulo ko, no? Buti talaga, love nyo pa rin ako. Hmm? Hello nga pala kay Dennis. Ha? At saka kay Sheena, nakausap ko ngayon. Nagbibisnes ako habang on air, Diyos lang. Dennis, maligayang body sa'yo. Tsura mo! Ay, tsura na ito. Gusto ko mag-play ng 3.25. Tapos mag-play tayo ng... Alam ko na. At ang dananan! Ay, mag-run to Santiago tayo. Babaero. Babaero! Babaero daw ako. Sino matabi? Makakatinganes. Di naman totoo. Puro story, sari-sari kwento. Tapos magkan tayo. Sundo. Ooh, I like this. Sundo ba yung mago? Ah! Don't go away, mga kaibigan. If you go away, I will follow you. Paano pa nagpunta ka ng CR? I will follow you there. Bukas, ha? Sa mga taga malapit sa Blooming Treat, mga kaibigan, I'll see you tomorrow. Barangay 366, Covered Court, Blooming Treat, Manila. Nandiyan po ako tomorrow. You're always a day. 3 to 6 in the afternoon, in the evening pala. See you tomorrow. Ay, ano daw title ng play kong kanta na background? Martin Rivera, mga kaibigan. Wonderful song titled, I'll Be There. When you wake up each morning, and you feel like you can do this. I'll be there for you. What ba? Babati lang bago tumuloy. Babati naman na kanta by Dominador Doming Santos na kanta by Doc Rico na kanta by Mary Ann Valeza, taga Lucena City, tuning right now. Si Doc Ming, sabi niya, ay nakikinig daw. Si Miss Janet, next busy, lapit yan ha, di ako nakapunta kanin. Sabi, boy, kayo na ba ito, Miss Janet ha? Ano ba yan, hindi ko nabasa? Anong klase akong kaibigan? Cute, yan ang klase kong kaibigan. Kamu ulit yan. Ay nako, mga kaibigan, more coming your way. Wait lang ha, sakit na po ng puson ko, iihi lang po ako, ano po? Aha pa. Ang sakit na po ako. Ano pa?